kinidnap mo ako dahil lang sa may gusto ka sa akin? Well, sorry to tell you, but I don't like you. Hindi mo ako pagmamayari kaya wala kang karapatang markahan ako. You can't have me. Period. That's the main reason why you're here. I'm giving you a chance to fall in love with me. Not because I want it, but because you want it. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Hindi pa rin ba tumatawag? Natatawang tanong ni Chelsea na umupo siya sa tabi ng dalaga. Nananatili lang ang mga mata ni Laura sa cellphone na hawak niya. Ngayon ang kaarawan niya at halos lahat ng bisita niya na dumalo, nagpapakasasa na ngayon sa alak. Bahagyang nalukot ang mukha ni Laura nang marinig niya ang pagtawa nito sa gilid niya. Iyan ang sinasabi ko sa iyo, Laura. Mahilig ka kasi sa pangit. Dagdag pa nito na muli niyang ikinasimangot. Hindi naman sa pagiging laitera. Actually, gwapo naman talaga si Christian. But for me, I think hindi siya bagay sa'yo. Mabilis na umalis sa pagkakaupo si Laura dahilan upang nangingiting nag-angat ng tingin sa kanya si Chelsea. Magpapahangin muna ako, paalam niya. Ni hindi niya na rin nagawa pang hintayin ang isasagot nito. Bagkos ay naglakad na siya palayo. May 2 taon na sila ni Christian. Sa tuwing papatak ang kretsa ng kaarawan niya, palagi itong wala. Gumagawa ng paraan upang makatakas o baka naman sadyang hindi lang talaga importante para sa kanya si Laura. Pabuntong hiningang tinahak ni Laura ang dalampasigan sa malayo. May kakarampot na luhang pumatak sa gilid ng mga mata niya. Hindi niya matukoy kung dahil nga ba iyon sa antok o baka naman sa sama ng loob niya kay Christian. Tama si Chelsea. Hindi naman ito gwapo tulad ng mga naging nobyo niya noon. Isa lang siyang tipikal na lalaki. Mayaman, medyo suplado, at kilala rin naman ang pamilya. Pero hindi niya maipagkakailang wala ito sa pamilyang meron ng dalaga. Oops, I'm sorry. Paumanhin ang lalaki na mabunggo niya si Laura. Nakangiti itong tumitig sa dalaga, habang si Laura naman ay animong nagulat pa sa presensya ng lalaking nasa harap niya. Ang buong akala niya kasi ay solo niya lang ang dalampasigang iyon. Ngunit mukhang nagkamali siya sa inakala niya. Sorry to ask, but naliligaw ka ba, miss? Nang dahil sa gulat at pagkabigla, hindi niya na nagawa pang sagutin ang binata. May pagkachinito ito. Medyo fierce ang mukha nito at mukhang arogante sa unang tingin. May mapaglaro ring ngiti sa labi nito habang nakatitig sa kanya. Paano na lang kung masamang tao siya, hindi ba? I guess, wala kang plano makipag-usap? Saad niya, bago tatango-tangong nag-angat sa kanya ng kamay para kumaway. See you next time! Pinanood niya itong maglakad pabalik sa cottage kung saan siguro ito nang galing. Isang malamig na simoy ng hangin ang umihip sa direksyon niya, kaya naman wala nang nagawa si Laura kung hindi ang yakapin ang sarili bago ito nagdesisyong maglakad patungo sa kabilang bahagi. Sa kabilang banda, ngingisi-ngisi naman siyang pinagbasta ng lalaki mula ulo hanggang paa. Hindi ko na namamalayan na sadyang mabilis pala talaga ang takbo ng panahon. Aniya sa isip bago lumagok sa bote ng beer na hawak niya. Nagpaplano na kaming mag-settle down ni Cedric. Rinig niya sa Ate Denise bago ito humiga sa sun lounger na nasa gilid niya kinabukasan. He asked me kung saan ko raw babalak mag-honeymoon. Ang sabi ko sa kanya, gusto ko sa Baler. Yeah, right. Magandang view doon. Subukan niyo magpunta sa Dikasalarin Cove. Doon kami nagstay ni Ayon nung anniversary namin. So his siya naman ni Chelsea bago niya hinubad ang sunglasses at lumingon kay Laura na ngayon ay tahimik pa rin. Ikaw, Laura, nakapunta na ba kayo ni Christian sa Baler? Umiling si Laura sa tanong niya.
What about kami game? Balita ko maganda rin daw ang mga resorts doon. Kahit sang lugar. Sabat naman ni Denise bago lumingon sa kaibigan. Maraming magagandang places sa Visayas. Pwede rin sa Cagayan de Oro. Don't tell me hindi ka pa dinadala ni Christian sa mga ganong klaseng lugar. Nakangiting umiling si Laura nang makaramdam siya ng lungkot. Alam mo yung boyfriend mo, napakakuripo talaga, no? Natatawang sa ad ni Chelsea na muli niyang ikinatikom ng bibig. I wonder kung ano nga bang nagustuhan mo sa patpat na yon. Birthday mo kahapon, yet hindi ka malang niya dinalaw rito. And worse, hindi niya pa makontak. Baka busy lang. Saad ni Laura, dahilan upang bahagya pang magkatinginan ang dalawa. He told me na nasa business trip daw sila ng mga kasama niya. Pero kahit simpleng greetings, hindi niya magawa? Natatawang tanong ni Chelsea na hindi niya kinibo. I don't think so, Laura. Kung hindi ka na mahalang tarantadong yon, baka nga nag-cheat pa sa'yo yon. Yung ganong itsura, Chelsea? Sigurado ka mag-cheat yon? Tanong ni Denise. Humalakak si Chelsea nang marinig ang tanong ng kaibigan. Of course, makapal ang mukha nun, diba? Nagpatuloy lang sila sa tawanan. Habang si Laura naman ay walang ibang ginawa kung hindi ang umuso at sumandal na lang sa sun lounger na kinahihigaan niya. Minsan ay hindi niya rin naiiwasang mapaisip sa kung paano kung totoo nga ang sinasabi ng mga kaibigan niya. Noong bago pa lang sila, ay palagi itong may time para sa kanya. Ngayon kung kailan man sila umabot ng pangalawang anniversary, tsaka pa mangyayari ang lahat ng ito. I'm breaking up with you, Christian. Singhal ni Laura nang dumating si Christian sa resort. Mabilis na umangat ang kilay ni Christian nang marinig nito ang sinabi ng nobya niya. What? Nandito na nga ako para makabawi. Pagkatapos ay makikipag-break ka lang? Are you out of your mind? Ako pa ngayon ang nababaliw, Christian? Really? Tanong ni Laura bago hinubad ang singsing na isinuot ni Christian sa kanya kanina. Kung hindi mo na ako mahal, break up with me then. Hindi mo ako kailangang paikot-ikutin, Christian. Tao ako. Hindi ako trumpo. Kung hindi mo na ako mahal, kung may iba ka nang mahal, o kung nagsawa ka na sa akin, then break up with me. Simple lang yan. Kung tao pang tingin mo sa akin, Christian, ngayon palang makipag-break ka na. No, Laura. Saad ni Christian bago hinawakan ng mga kamay ni Laura. Mabilis niya itong binawi na mas lalong ikinaawang ng labi ng binata. Please, galit ka lang kaya mo nasasabi ang lahat ng yan. Seryoso ako, Christian. Pagod na ako sa ganitong klase ng setup. I want you to break up with me. Kung hindi mo maintindihan ang desisyon kong yan, then, hindi ko na problema yon. Sagot ni Laura bago niya tinalikuran ang lalaki. Rinig niya ang paulit-ulit itong pagtawag sa kanya, habang si Laura naman ay walang ibang ginawa kung hindi ang maglakad palayo na hindi man lang nililingon pabalik ang binata. Inabot na siya ng dilim nang mapadpad siya sa isang maliit na gubat. Hindi niya na matukoy kung paano nga ba siyang nakarating doon. Dahil nga ba sa sama ng loob sa nangyari sa pagitan nilang dalawa ni Christian? Kung tungkol nga ba kay Christian ang pagsispacing out niya, then bakit pakiramdam niya ay hindi man lang siya nanlulumo sa naging desisyon niya? Bahagyang umuso si Laura sa naisip bago siya nagdesisyong ilabas ang cellphone. Halos bumagsak din ang mga balikat niya sa dismaya nang wala man lang siyang makuhang signal sa lugar kung nasan siya. Ay, nang dahil sa pagiging tanga mo, natanga ka na. Singhal niya sa sarili habang patuloy sa pag-aatras sa kinatatayuan niya. Nang bumangga siya sa katawan ng kung sinong nakatayo sa likuran niya. Mabilis siyang napaluhod sa lupa. Hindi niya na nagawa pang tumayo nang maramdaman niya iyong yumuko sa gilid niya upang takpan ng panyong may gamot ang bibig at ilong niya. Mabilis na umepekto sa kanyang gamot na inilagay nito sa panyo. Finally, saad ng lalaki nang tuluyan nang nawala ng malay si Laura.
Nagising si Laura sa isang malaking kwarto. Medyo malambot ang kanyang kinahihigaan, kaya naman pansamantala niya munang pinakiramdaman ang sarili bago siya nagdesisyong umalis mula sa pagkakahiga. Marahan niyang nilibot ang kabuuan ng kwarto. Nasaan ako? Tanong niya sa sarili. Marahan niyang nilakad ang daan patungo sa bintana at nilislis ang kurtinang tumatabing dito. Kahil na ang kulay ng kalangitan sa labas, kaya naman natitiyak niyang kung kinuha siya kagabi, mag-iisang araw na siyang nananatili sa kwartong iyon. Wala naman siyang napansing kakaiba sa labas. Kung susumahin, mukhang naroon siya sa isang mansyon na nakatayo sa gitna ng gubat. Hindi niya rin masabi kung ito nga rin ba ang gubat na tinahak niya kahapon nang minsang makipaghiwalay siya kay Christian. Speaking of Christian, siya bang may gawa nito sa kanya? Dumaan siya sa walk-in closet na nasa gilid niya. Marahan niyang binuksan ang mga cabinet na naroon. At halos mangunot ang noon niya nang makitang kompleto ang toiletries na naroroon. Lahat ng klase ng damit ay naroon, kaya naman hindi niya naiwasang makaramdam ng kuryoso. Wala sa walk-in closet, kunot noon niyang tinahak ang gilid ng kama. At halos mapasinghap siya nang makita niya ang litrato niya na nakapaskil sa dingding. Medyo malaki ito, kaya naman hindi niya naiwasang humanga. Narinig niya ang mga yapak na huminto sa labas ng kwarto niya. Sinubukan niyang humanap ng pwede niyang ipanghampas upang makatakas, ngunit wala siyang nakita. Hindi rin naman nagtagal ang anino nito sa labas, kaya naman bahagya pa siyang napahinga ng malalim. Paano ako tatakas sa lugar na to? Bulong niya sa sarili. Halos mapatalon pa siya sa gulat nang bumukas ang pintuan. Nanlaki ang mga mata niya nang hinarap niya ito. Ikaw? Gulat niya tanong niya sa lalaki. Mabilis siyang umatras nang nagdesisyon itong lumakad patungo sa kama kung nasan siya. Nang mapansin ng lalaki ang kilos ng dalaga, mabilis siyang huminto sa paglalakad. Sino ka? At anong kailangan mo sa akin? Tanong niya sa lalaki habang mariing nakatitig sa mukha nito. Ang sabi ko, sino ka? Relax, sagot ng lalaki sa kanya bago ibinaba ang tray sa bedside table. Naglalaman ito ng isang baso ng tubig at mga gamot. Nandito ako para painumin ka ng gamot. Anong gamot? Pasensya na kung binigyan kita ng sedative. Hindi ko alam na may problema ka pala sa puso. Sagot ng lalaki sa kanya na kaagad niyang ikinaangat ng kilay. Paano mo na lamang may sakit ako sa puso? Sa halip na sumagot, naupo na lamang ang lalaki sa gilid ng kama niya, sa lugar na kasalungat ng kinatatayuan niya ngayon. Inumin mo tong gamot na to. Alam kong nakakaramdam ka pa rin ng pananakit sa puso until now. The doctor told me a while ago na makakatulong ito para mabawasan ang kirot sa dibdib mo. Paliwanag nito sa kanya bago nagsali ng dalawang kapsul ng gamot sa palad nito. Drink this. No way! And why the hell do you think naiinumin ko yan? Singhal niya. At saka nasan ako? Bakit nandito ako ngayon? Sino ka ba? Anong kailangan mo sa akin? Do you want me to answer all your questions? Natatawang singhal ng lalaki na ikinakunot ng noon niya. Kung gusto mong sagutin ko lahat ng katanungan mo, inumin mo to. At bakit ko naman gagawin yon? Paano kung droga yan? Asik niya na mas lalong ikinaikot ng mata ni Raven. Sagutin mo na lang lahat ng tanong ko, mister. This is just a pain reliever, for God's sake, Laura. Singhal niya na ikinalaki ng mga mata ni Laura. At bakit kita bibigyan ng droga? Drug user ka ba at naghahangad ka ng libreng droga sa akin? What? Natatawang singhal ni Laura bago matalim na tinitigan ang lalaki. Give me that shit! Singhal niya pa bago kinuha ang tabletang nasa kamay ng lalaki. Pikit mata niya itong nilunok at sinunda ng tubig bago matalim na lumingon sa lalaki na ngayon ay nakangiti nang nakatitig sa kanya
magmula ulo hanggang paa. Ngayon, paano mo ako nakilala at sino ka ba? Anong ginagawa ko rito? Magkasunod niyang tanong bago dumuro sa malaking picture na nakasabit sa dingding. At yan, paano mo nakuha ang picture na yon? Stalker ba kata? Siguro may pinaplano kang masama sa akin, ano? Una sa lahat, yes. I am your stalker. Pag-amin nito, nabahagyang ikinatigil ng puso ni Laura nang dahil sa gulat. Pangalawa, kilala na kita. Bago ka pa man iniluwal sa mundo. By the way, I am Raven Buenavista. At nandito ka sa isa sa mga kwarto ng pamamahay ko. You are my captive. That's why you're here. Captive? Seryoso ka ba or nahihibang ka lang talaga? Natatawa niyang sambit. Sandali pa munang huminga ng malalim si Raven bago lumingon sa dalaga. Ang sabi ng daddy nito noon ay medyo may pagkasarkastiko ito at may pagkapabalang kung sumagot. Lalo na sa tuwing wala ito sa hulog. Natitiyak niyang hindi niya makukuha ang loob ng dalaga kung sa ganitong paraan niya uumpisahan ang kwento. My father was shot when I was a kid. Panimula niya na kunot noong pinakinggan ni Laura. And the bullet hit me too. Ang akala ko ay mamamatay na ako. At handa na sana akong sumunod sa daddy ko noong mga panahong yan. Bahagya siyang natawa nang buling bumalik sa alaala niya ang nakaraan. I first saw you before when you're with your father. Hindi ko maintindihan kung bakit ikaw ang unang pumasok sa isip ko noong mga panahong nakikipaglaban pa ako kay kamatayan. When I survived from the shot, ginawa kong lahat na makakaya ko para lang mahanap ka. Sinuyod ko ang buong Pilipinas para lang mahanap ka. Fortunately, my secretary saw you from afar. Siya ang nagturo sa akin ng eksaktong lokasyon ng tinutuluyan mong resort. I even glanced at you when you arrived at the airport. So you're saying na stalker nga talaga kita? Natatawang asik ni Laura bago humalukip-kip sa harapan niya. I don't get it. Anong sense sa mga pagbabalik tanong mo ngayon? What am I doing here? Kinidnap mo ako at ginawa mong bihag dahil lang sa nabaril ka? Seryoso ka ba? Alam ko mapapasakin ka din kalaunan, Laura. So that's it? Natatawa niyang sagot na hindi naman ito kinibo. Kinidnap mo ako dahil lang sa may gusto ka sa akin? Well, sorry to tell you but I don't like you. Hindi mo ako pagmamayari, kaya wala kang karapatang marakahan ako. You can't have me, period. That's the main reason why you're here. Sagot ni Raven sa kanya bago ito tumayo mula sa kinuupuan. I'm giving you a chance to fall in love with me. Not because I want it, but because you want it. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Junior, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Junior, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Mukhang malabong mangyari yun, mister. Sagot na Laura rito na ikinataas naman ang kilay niya. May boyfriend ako. At alam kong hahanapin ako noon sa oras na malaman niyang nawawala ako. May pamilya at mga kaibigan din ako na maghahanap sa akin. Kaya kung ako sa'yo, palayain mo na lang ako. Sinubukang humakbang ni Laura patungo sa pinto. Ngunit hinila agad siya ni Raven pahiga sa kama na ikinalaki ng mga mata niya. What the fuck are you doing? Umalis ka dyan! Sumigaw pa ni Laura. Dahilan upang mas lalong humigpit ang pagkakahawak ni Raven sa mga pagpupumiglas niya. Ano ba? Ang sabi ko, umalis ka! Let me out! You fucking dimwitted!
Let me fucking out! Nang makaramdam ng pagod, doon lang nagpasya si Raven na umalis sa pagkakadagan kay Laura bago ito nagdesisyong magtungo sa table. Agad na nangunot ang noon ni Laura nang sandaling umupo siya sa kama at inabot ng binata sa kanya ang isang folder. Ano namang gagawin ko dyan? Laman ng envelope na to lahat ng ebidensya. Sagot nito sa kanya. Ebidensya ng ano? Pahablot niyang kinuha mula sa kamay ng lalaki ang envelope na ibinigay nito sa kanya. Agad na nanlaki ang mga mata niya nang makita niyang puro litrato ito ng boyfriend niyang si Christian. Halos lahat ng photos na naroon ay nakatutok sa kanya at sa mukha ng rumored girlfriend nito. He's cheating? Gulat niyang tanong. Agad na nangunot ang noon niya upang pigilan ang sariling lumuha sa harapan ng lalaki. Wala namang nagawa si Raven nang makita niyang tila ba naluluha na ang dalaga sa harap niya. Your boyfriend doesn't deserve you, Laura. Saad nito sa kanya na hindi naman kinibu ng dalaga. Naisettle na ng butler ko lahat ng mga bagay na kailangang isettle. Nagpadala na rin siya ng sulat para sa boyfriend mo, in case nahanapan ka niya. I told him na gawing dramatic ang rason mo sa pag-alis. Tulad na lamang nang umalis ka dahil gusto mong magliwaliw at mahalin ang sarili mo sa ibang bansa. Tingin mo ba maniniwala yan? Tanong ni Laura sa kanya na hindi niya kinibo. Christian will save me here. Hindi ko alam kung kailan pero sigurado ako. Sigurado ako na magagawa niya akong hanapin sa lugar na to. At kung dumating man ang oras na mahanap ako ng pamilya ko, hindi ako magdadalawang isip na ipadampot ka. Singhal niya. Iyon ay kung mahahanap ka nila, Laura. Sagot ni Raven bago tumayo ng tuwid sa harapan niya. Good night, Laura. See you tomorrow for breakfast. Dagdag pa nito bago siya iniwan sa loob ng kwarto niya. Wala pa sa loob ni Raven ang putulin ng usapan nilang iyon. Pero nang dahil sa hilong nararamdaman niya, doon na siya nagdesisyong putulin ang lahat. Kahit na natutuwa pa sa naging reaksyon ng dalaga, sinikap niya na lang na lumabas at magtungo sa ibaba. Sir, oras na po ng gamot ninyo. Sagot ng butler niya bago inilahad sa harap niya ang dose-dose ng gamot na kailangan niyang inumin ngayon. Gusto niyo po bang ipahanda ako ng ambulansya? Hindi po kayo mukhang okay. Fascinated lang ako. Sagot niya sa butler na ikinangiwi nito. Pakiayos na lang ng mga dealer. Kailangan kumpleto sila bukas bago tapusin ang transaksyon. Yes, sir. Sagot nito sa kanya bago sumaludo. Nanlamig siya ng marahan niyang hinilot ang sentido niya. Rinig na rinig niya ang bahagyang pagtibok ng ugat sa ulo niya nang dahil sa sobrang sakit nito. Umiikot din ang ulo niya nang dahil sa mga problemang kinahaharap niya ngayon. Idagdag pa ang sarkastiko at pabalang na sagot ni Laura kanina na makausap niya ito. Manang-mana ka talaga sa tatay mo. Nanginiti niya ang sambit bago pa siya pumikit at yumuko sa mga tuhod niya. Marahang inayos ni Laura ang kumpol ng mga hanger na gagamitin niya mamaya para sa pagtakas. Wala siyang magandang plano. Alam niyang mahuhuli rin siya kalaunan sa gagawin niyang pagtakas. Pero wala naman sigurong masama kung susubok, hindi ba? Laura! Mula sa labas ng kwarto niya, rinig na rinig niya ang pagtawag nito sa pangalan niya. May parte sa sistema niya na kinikilabutan. Ngunit hindi niya rin maipagkakailang, tila ba may paru-parong lumilipad sa loob ng tiyan niya sa tuwing babanggitin ito ang pangalan niya. Manahimik ka nga, Laura. Singhal niya sa sarili bago tumayo sa pagkakatayo sa gilid ng pinto. Kailangan mo mag-focus. Huwag mo na ngayon. Nang sandaling bumukas ang pintuan at ibinungad nun si Raven, mabilis niyang hinampas ng mga hanger ang ulo ng binata. Dahilan upang bahagya pa siyang napayuko sa sakit. Tila ba tinatambol din ang ulo ni Raven ang dahil sa pagkabigla at sa kirot na dala ng sakit niya. At nang ginagawang pagtambol ni Laura sa ulo niya.
Nang mahusto sa pagkatok nito sa ulo niya, nagmamadaling tumakbo si Laura palabas ng koridor. Medyo malawak ang mansyo na yun, kaya naman bahagya pa siyang naligaw ng ilang ulit. Si Ma'am Laura yun, hindi ba? Rinig niyang tanong ng isang katulong na nadaanan niya. Nakataka si Ma'am Laura, habulin niyo! Napapikit si Laura nang dahil sa labis na pagkapikon. Nahinto lamang siya sa pagtakbo, nang bigla na lamang may humila sa braso niya na bahagya niya pang ikinagulat. Tingin mo ba makakatakas ka sa akin? Mariinit ang bulong sa tenga niya bago siya nito tinulak pahiga sa sofa. Agad na napapikit sa kaba si Laura nang marahas siya nitong inihiga roon. Hinawakan din ito ang magkabila niyang kamay at inilagay sa taas ng ulo niya. Please, no! Pakiusap nito. Marahang pinalandas ni Raven ang tip ng ilong niya sa sentido hanggang sa nagtagal iyon sa leeg ni Laura. Walang ibang nagawa si Laura kung hindi ang tahimik na magdasal na sana hindi siya nito para sa hinagalawin o hindi naman kaya ay gumawa ng kahayupan na lalabag sa kalooban niya. Sa kabilang banda, ramdam na ramdam naman ni Raven ang mabilis na pagtibok ng puso ni Laura nang dahil sa ginagawa niya. Mabango ang leeg nito at talaga nga namang nakakaakit na tikman. Kahit na hindi na rin makakapagpigil, ginawa niya ang lahat ng makakaya niya upang kumalma. Hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Pero sana, sumunod ka sa gusto kong mangyari. Don't worry. Dahil wala akong planong hawakan ka nang walang permiso mo. Hihintayin kita hanggang sa ikaw na ang kusang maghanap sa akin sa oras na matikman mo ako. Saad nito na ikinakilabot ng mga balat niya. May luhang lumanda sa pisngi na nang dahil sa takot. Kaya naman walang ibang nagawa si Raven kung hindi ang mapalunok na lang sa sarili bago niya marahang tinanggal ang pagkakahawak sa kamay ng dalaga. Ano pang ginawa ko sa'yo at bakit ginaganito mo ako? Naiiyak niyang tanong na ikinatikom nito ng bibig. Gagawin kong lahat. Ibibigay ko sa'yo lahat ng perang meron ako sa bank account ko. Just please. Please let me go. Lubos-lubos ang pagmamakaawang ginawa ni Laura para lang mabigyan siya ng pagkakataong makaalis sa impyernong yun. Ngunit sa halip na makinig sa lahat ng pakiusap niya, walang ibang ginawa si Raven kung hindi ang tawagin ng butler niya at sapilitang ibalik si Laura sa kwarto nito. Nang muli na namang sinubukang tumakas ni Laura sa gabing iyon, hindi na nagdalawang isip ang dalawa na tuluyan na nga itong itali sa kama. Let me go! Hanggat hindi ka sumusunod sa lahat ng inuutos ko sa'yo, wala kang karapatang umalis sa kamang yan. Saad ni Raven sa kanya na mas lalo niyang ikinahina. You have 365 days. Gagawin kong lahat ng makakaya ko. Magustuhan mo lang ako. At kapag hindi gumana ang bagay na yon sa susunod mong kaarawan, papalayain kita. Wala nang nagawa si Laura kung hindi ang manahimik. Pinagmasdan niya rin si Raven na umalis sa kwartong yon. Habang siya naman ay walang ibang ginawa kung hindi ang manahimik na lang. Ano pa nga bang sense ng ginagawa niyang pagbalag kung medyo mahigpit ang pagkakabuhol ng mga ito sa kamay niya? Niloloko niya lang ang sarili niya kung sakaling maisipan niyang tumakas. Imposible ang lahat. Napaka-imposible ng lahat para sa kanya. Good morning! Bati ni Raven sa kanya bago nito inilapag ang tray na naglalaman ng mga pagkain para sa dalaga. Masarap bang tumakas? Fuck off! Singhal ni Laura sa kanya na marahan niyang ikinatawa. Kung ayaw mo maglaban ng comforter, tanggalin mo itong nakabuhol sa mga kamay ko. Kahapon pa ako ihing-ihi. Hindi ko man lang magawang magbanyo nang dahil sa ginawa mo. Muli siyang natawa bago ito nagdesisyong gawin ang gustong mangyari ng dalaga. Kung ako sa'yo, Laura, huwag ka nang magtangkapang tumakas. Wala kang ibang mapupuntahan sa lugar na to. Baka nakakalimutan mong
Nasa isang pribadong isla tayo. At kung iniisip mo na may hahanap pa sa'yo, pwes nagkakamali ka. Your family already knew that you already left this country. So yeah, wala na silang dahilan para hanapin ka pa. Tingnan lang natin kung makangiti ka pa sa oras na maikanta kita sa otoridad. Singhal ni Laura rito na mas lalo niyang ikinangiti. Go on, Laura. Your time is all yours. Saat nito, nang makalagay niya na ang dalaga. Nagmamadaling tumakbo si Laura patungo sa comfort room upang magbawas. Wala na bang ibang nagawa si Raven kung hindi ang mangiti na lang habang hinihintay ang dalaga na matapos. Medyo secured ang area kung nasan sila. Bihira lang din ang signal ng mobile network rito, kaya naman ang una ay bahagya ng nahirapan si Laura sa paghahanap ng signal sa gubat. Nang dahil sa ginawang pagtakas ni Laura kahapon, mas lalo lang din niyang pinaigting ang security sa buong lugar. Hindi naman masasabing secured ang mansyon niya, ngunit masasabi niyang medyo may pagkaasintado lahat ng guard na kinuha niya para sa trabahong ito. Nang dahil sa trabahong meron siya, kinakailangan niya rin na maghigpit ng seguridad, lalo na't nasa kamay niya ngayon ang babaeng kinakailangan ng proteksyon, lalo na't isang ama ni Laura sa mga mafia na tumiwalag sa organisasyon nila, tulad ng ginawa ng mga magulang ni Raven. Mabilis na hinigit ni Raven si Laura sa braso nang makita niya itong tumakbo ulit patungo sa pintuan. Mabuti na lamang at alerto siya ng mga sandaling iyon. Kahit na minsan ay nawawala siya sa konsentrasyon. Ano ba? Bitiwan mo ako! Sigaw ni Laura bago nito sinubukang sipain ang mga hita ng binata, lalo na nang binuhat siya nito. You're hurting me! Bitawan mo ako! Mabilis na binitawan ni Raven si Laura pahiga sa kama na ikinapikit ng dalaga sa labis na gulat. Mas lalo lamang siyang napapikit nang magsimulang dumagan ang binata sa kanya at agad na hinalikan ang mga labi niya. Mapusok at talaga nga namang malalim. Marahan niyang naipikit ang mga mata niya nang dahil sa gulat na hindi kalaunan ay tuluyan niya na rin pinaunlakan ng mga bisita. Ramdam niya ang pagsalakay ng dila nito sa bibig niya bago niya naramdaman ang mga kamay nitong gumagapang sa pangay niya upang mapirme siya nito sa pwesto. Nang hindi nakapagpigil ay may ungol na lumabas sa labi niya na natitiyak niyang ikina-estatwa ni Raven. Iyon ang naging hudyat ni Laura upang kuhanin ang baril na nakaipit sa sinturon ni Raven. Peekaboo! Nangingiti niya sambit nang huminto siya sa paghalik at agad na tinutok sa noo ni Raven ang baril na nakuha niya. Do you think I purposely kissed you? Ginawa ko lang bagay na yon dahil alam kong ako ang kahinaan mo. Is that so? Natatawang saad ni Raven, dahilan upang mangunot ang noo ni Laura. Tinulak ni Laura ang noo ni Raven paalis sa ibaba niya bago siya nagdesisyong umalis mula sa pagkakahiga at naglakad patungo sa dulong bahagi ng kama. Sige, gumalaw ka dyan! Babariling kita sa oras na gumalaw ka dyan! Singhal ni Laura nang makita niyang naglakad ng isang hakbang papalapit si Raven sa kanya habang nananatili lang na nakasuko ang mga kamay nito. Ang sabi ko, babariling kita kapag gumalaw ka! Sa halip na huminto sa paglalakad palapit sa kanya, walang ibang ginawa si Raven kung hindi ang gumisi habang dahan-dahang lumapit sa direksyon nito. May ideya na kasi siya na hindi-hindi magdadalawang isip si Laura na ipaputok sa kanya ang baril. Ang sabi ko, huwag kang gumalaw! Based on your posture, mukhang hindi ka pa sanay na gumamit ng baril. Saat nito, dahilan upang bahagya pang manlaki ang mga mata niya. Sa gatilyo ang hawak, hindi sa hawakan. Marahan siyang lumapit sa direksyon ni Laura hanggang sa tuluyan na itong pumuesto sa likuran niya. Mula sa likuran, hinawakan nito ang mga kamay ng dalaga at siya na rin ang nagpwesto nito sa tamang pwesto. Walang ibang nagawa si Laura kung hindi ang pangmasda ng mga kamay niyang dumantay sa mga kamay niyang may hawak na baril.
Si Raven ang naglagay ng mga kamay niya sa gatilyo mula sa gilid niya. Ramdam na ramdam nito ang mainit na hininga niya na tumama sa kaliwang pisngi niya. Bumilis na rin ang tibok ng puso niya sa hindi maipaliwanag na dahilan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Junio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Junio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Move your legs. Stand with your feet. Spread about shoulder width. Importante ang proper posture sa gun shooting. Paliwanag niya pa habang hinahawakan ang hita ng dalaga upang ipwesto ito sa tamang anggulo. Importante ang posisyon ng paa mo. Keep your knees bent para makagalaw ka ng marahan. Nang sandaling ipinwesto niya ang sarili sa tamang posisyon na sinabi ni Raven, dito na nagdesisyon si Raven na hatake ng braso niya at ilagay ito sa likuran na ikinapitlag niya sa gulat. Hindi niya inaasahan na bigla na lamang susugod si Raven na hindi niya namamalayan. Itinutok nito ang barel sa sintido niya na ikinatikom ng bibig niya sa sobrang gulat. Nagulat ka no? Natatawa niyang sambit na ikinasimangot niya. Kaya kitang paikutin nang hindi mo namamalayan, Laura. Kung kaya mong gumamit ng physical attraction, kaya ko namang gumamit ng isip. Are you saying ba nabobo ako? Tanong ni Laura na ikinatawa niya. Nagtagal ang titig ni Raven sa kanya bago ito nagdesisyong umalis sa likod ng dalaga. Kapag may bihag ka, kailangan mong maging mapanuri at mapagmatsyag. Sad niya. Natigil lamang ang titigan nilang iyon nang sandaling may pumasok sa loob ng kwarto. Nawala ang titig nila sa isa't isa nang pumasok sa loob ang butler ni Raven. Poker face lang ito at mukhang walang planong makipagbiruan sa mga taong nakatayo sa harapan niya. Nariyan na po ang mga supplies, sir. Saad niya kay Raven nang lumingon ito sa kanya. Hinihintay po kayo sa baba for inventory. Para na rin po sa perma niyo, sir. Okay then. Saad ni Raven bago ito lumingon kay Laura, na ngayon ay walang ibang ginawa kung hindi ang sumimangot sa kanya. Babalik din ako agad. Kahit wag na, namumula niyang sagot na hindi nito kinabo. Nagmarcha si Raven palabas ng kwarto, habang ang butler naman nito na si Kevin ay nanatili lang sa harap na nakabukas na pinduan at marahang nakatitig sa dalaga. Don't tell me na babantayan mo ko hanggang sa makapag-almusal ako. Singhal niya rito. Sumama po kayo sa akin, ma'am. Matikas nitong sambit na muli niyang ikinasimangot. May ipapakita po ako sa inyo. Nang sandaling iyon ay wala na nagawa si Laura kung hindi ang sumunod kay Kevin. Naroon siya sa harap habang ang butler naman ito ay nakasunod sa kanya. Saan mo ba ako dadalhin? Hindi ko alam kung saan ako pupunta. What if mauna ka tapos sumunod na lang ako sa'yo? Suggestion niya na medyo bumagal ang paglalakad nilang dalawa. Come on, wala lang talaga akong ideya sa lugar na sinasabi mo. Kanina mo pa sinasabi na lumakad ako, gayong hindi ko naman alam kung saan ako pupunta. What if mauna ka maglakad tapos susunod na lang ako sa'yo? Hindi po ako tanga, ma'am. Sagot nito na ikinalaki ng mga mata ni Laura. Aba, wala akong sinabing tanga ka. Depensa niya na hindi naman ito kinibo. Hindi mo lang nakukuha yung punto ko. Ang ibig kong sabihin, mauna ka maglakad, tapos susunod ako sa'yo. This is my first time here. Kaya naman hindi ko alam itong mga pasikot-sikot ng mansyon ng Judas na yon. Dagdag pa niya bago humawak sa kamay ni Kevin na ikinasimangot nito. Just lead the way, susunod ako sa'yo. Pwede po bang tanggalin niyo ang kamay niyo sa braso ko? Pakiusap nito na natatawa niyang tinanggal.
Kung hindi mo mahal ang buhay mo, basta ko oo. May asawa't anak ako, ma'am. Relax. As if naman may mangyayaring masama sa'yo sa oras na makita tayo ng lalaking yon. Natatawa niya pang saad na hindi nito kinibo. Na makita niyang seryoso ang lalaki, agad niyang natakpan ang bibig niya sa gulat. Don't tell me. Wala ka sa posisyon para magsabi ng tungkol kay Sir Raven. Kaya kung ako sa'yo, maglakad ka na. Ah, so Raven pa lang pangalan niya. Natatawa niyang saad bago sila muling nagpatuloy sa paglalakad. Hindi na rin ako magtataka. Mukha siyang uwak. Nagpatuloy lang sila sa paglalakad hanggang makarating sila sa isang pribadong silid. Agad na nangunot ang noon ni Laura nang makita ang mga dyaryong nakapaskil sa isang bulletin board. Kabi-kabila rin ang mga magazines na nakapaskil doon. Kaya naman hindi niya naiwasang magtungo roon. Anong sense kung bakit dinala mo ako rito? Tanong ni Laura sa lalaking nakatayo sa nakabukas na silid. Bakit mo ako dinala rito? Para ba mag-sightseeing? Wala ito sa utos ni Sir Raven. Sagot ng butler sa kanya na marahan niyang tinanguan. Gusto ko lang malaman mo at na magkaroon ka ng ideya tungkol sa lalaking bumihag sa'yo. Tapos, nagsimula siya maglakad patungo sa bulletin board at kinuha ang isang poster na nakadikit doon. Dahan-dahang nanlaki ang mga mata niya nang mabasa niya ang mga nakasulat ron. Namatay sa isang shooting accident ang pareho niyang mga magulang. Simula noon ako nang gumabay sa kanya, sa lahat. Kasama ng daddy mo bago siya mamatay. Saad nito, dahilan upang marahan siyang lumingon sa butler nito. Seryoso naman itong bumaling ng tingin sa kanya bago bumuntong hininga. Parte ng isang illegal na organisasyon ng mga magulang niya. Simula nang ipinanganak si Raven, wala na silang ibang ginawa kung hindi ang piliin lahat ng bagay na makakapagpasaya sa anak nila. Delikado para sa isang batang mapabilang sa ganong klase ng organisasyon kung saan talamak ang droga, prostitusyon at iba pang mga illegal na gawain. Gustong kumalas ng pareho niyang mga magulang sa organisasyon upang mabigyan sana ng isang tahimik na buhay ang anak nila. Pero bago pa man nila nagawa yon, natunugan na sila ng pinakapinuno ng organisasyon na yon. Organisasyon may kinalaman sa mga illegal na gawain? Taka niyang tanong na marahan itong tinanguan. Ibig sabihin nun, isa siyang mafia. Saad nito na ikinalaki ng mga mata niya. Iyon ang naging dahilan kung bakit maagang kinuha mula sa kanya mga magulang niya. Iyon din ang naging dahilan kung bakit napunta siya sa poder ng daddy mo, Miss Laura. Eh, hindi ko maintindihan. Natatawa niyang sambit bago sumandal sa vanity table. Paano nila nakilala si daddy? Imposible namang napulot lang siya sa daan ni daddy bago siya napunta sa poder nito. Posibleng may relasyon si daddy sa mga magulang niya. Yun na nga, Miss Laura. Parte rin ng illegal na organisasyon ang daddy mo. Bahagya siyang natawa nang marinig niya ito. Parte ng organisasyon si daddy? Imposible yun dahil hindi sasanib sa kultong katulad niya ng daddy ko. Pasensya na, mister, pero hindi ako naniniwala sa'yo. Pabuntong hininga siyang umayos sa pagkakatayo bago humalukip-kip sa harapan niya. Hindi na siguro ako may karapatang magpaliwanag sa'yo tungkol dyan. Ang sa akin lang, magkaroon ka ng ideya sa kung sino nga ba ang lalaking kasama mo ngayon sa iisang bahay. Sinasabi mo ba lahat ng to dahil gusto mo akong bantaan? Tama ka. Pagtangon nito na pasikreto niyang inismiran. Hindi mo alam kung anong gayang gawin ni Raven sa'yo, Miss Laura. Hindi naman sa pagiging pakialamero, gusto ko lang magkaroon ka ng ideya sa lalaking bumibihag sa'yo. Marami pa itong ipinaliwanag sa kanya
na hindi niya na nagawa pang sundan. Kung parte ng isang ilegal na organisasyon ang ama niya, posible nga bang isa rin iyon sa dahilan kung bakit may nagnanais na pumaslang sa buo niyang pamilya noon? Tulad ng pamilya ni Raven, dalagita na siya noon ang masangkot sa isang inkwentro ang daddy niya. Ang buong akala niya ay napagkamalan lang sila ng mga sospek dahil iyon din ang naging paliwanag sa kanya ng daddy niya noon. Hindi niya naman inaasahan na totoo pa lang lahat ng iyon. Tila ba doon na lang nag-sink in sa utak niya ang lahat? Ano namang mapapala ng butler ni Raven kung magsisinungaling siya rito? Kumain ka na ba? Tanong ni Raven nang pumasok siya sa kwarto ni Laura. Marahang nag-angat ng tingin si Laura kay Raven, habang si Raven naman ay walang ibang ginawa kung hindi ang pabuntong hiningang nagtungo sa kama kung nasa naroon si Laura. Agad niyang isinarado ang librong hawak niya nang makalapit sa direksyon niya ang binata. Hindi mo kinain kaninang umaga yung almusal mo? Sinabi na rin sa akin ni Kevin na nabanggit niya na sa'yo ang tungkol sa mga magulang ko. Ano kinalaman ng daddy ko sa lahat ng to? Tanong niya, dahilan upang bahagya pang huminga ng malalim si Raven. Umupo ito sa kama, dahilan upang bahagya niyang itinupi ang mga tuhod niya. Seryoso lang tingin ito sa kanya. Habang si Laura naman ay sinisikap na makipagpalitan din ng seryosong titig sa binata. May parte sa kanya ang gustong malaman ang tungkol sa history ng pamilya ng binata at ng tungkol sa daddy niya. Ano nga bang kinalaman ng daddy niya at may kinalaman ba itong abduction na ito sa pagtulong ng daddy niya? Bago pa man mawala ang daddy mo, binili na niya na ako. Panimula nito na mas lalo niyang ikinakunot ng noo. He wants me to protect you once he's gone. Protect me? Kaya kong protektahan ang sarili ko, Raven. Agad silang natigilan dahil sa pagbanggit ni Laura ng pangalan nito. Gulat ang rumihisto sa mukha ni Raven dahil hindi niya inaakalang alam na nito ang pangalan niya. Habang kahihiyan naman ang nararamdaman ni Laura dahil hindi niya inaasahan na mababanggit niya ang pangalan nito kahit na hindi pa ito personal na nagpapakilala sa kanya. I mean, kaya kong protektahan ang sarili ko. Muli niyang pag-ulit na hindi naman kinibo ng binatang nasa harap niya. Buong buhay ko, palagi na lang nakabantay sa akin si Daddy. Simula nang mamatay si Mommy, siya lang nag-aalaga sa akin. Marahil ay natatakot siya na baka hindi ko kayanin ang mag-isa. Kung ito lang ang dahilan kung bakit dinakip mo ko, please lang, nagkakamali ka sa inaakala mo. Kaya kong protektahan ang sarili ko. Call me that way, Laura. Aniya na parang binaliwala lahat ng sinabi ng dalaga. I like it that way. Anong sinasabi mo? Ang sabi ko, tawagin mo ako sa pangalan ko. Aniya bago siya naglakas ng loob na lumingon sa dalaga na ngayon ay walang ibang ginawa kung hindi ang umismid sa kanya. Tsaka na natin pag-usapan ng tungkol dito. Kumain ka na muna. Tingin mo ba mapapakain mo pa rin ako pagkatapos kong malaman ang lahat ng to? Singhal niya. Kakain ka mag-isa o kailangan pa kitang subuan? Asik ni Raven. Wala nang ibang nagawa si Laura kung hindi ang sundin ang utos ni Raven. May kung anong kababalaghan ang pumasok sa marumi niyang utak nang binitawan niya ang salitang iyon. Kaya naman sa ayaw o sa gusto niya, kailangan niyang pilitin ang sarili niyang kumain. Don't tell me nandito ka para bantayan ako pati sa pagkain ko. Singhal ni Laura nang makita niyang hindi man lang umalis sa pagkakaupo si Raven. Hindi ako komportable kapag may nakatitig sa akin habang kumakain ako. Lumabas ka na muna. Dito lang ako. Pagmamatigas nito na inismeran niya na lang. Gusto ko lang pagmasdan ng kilos mo. Talagang baliw na baliw ka sa akin, ano? May bahid ng pagmamalaki niyang tanong na hindi naman ito kinibo.
Sabihin mo nga sa akin. Alam ba ng daddy ko lahat ng yan? Lahat ng alin? Yung nararamdaman mo para sa akin. Saad niya na tinawanan lang nito. Oh, bakit natatawa ka? May nakakatawa ba sa tanong ko? It's just that, fetus ka pa lang, buhay na ako. Aniya na hindi agad nakuha ng dalaga. Malaki ang age gap natin. Binata na ako, 7 years old ka pa lang. Kung malaki pa lang age gap natin dalawa, eh bakit hindi ka na lang maghanap ng ibang babaeng kaedad mo? Suwis siya ni Laura na natatawa pa nitong inilingan. Nasa harap ko ang gusto ko. Saad nito? Bahagyang naramdaman ni Laura ang pag-init ng mukha niya nang dahil sa sinabi nito. Napansin naman niyo ni Raven kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang itago ang ngiting unti-unting umuukit sa labi niya habang nakatitig sa namumulang dalaga. Ilang linggo na ang lumipas ngunit naroroon pa rin si Laura sa mansyon ni Raven. Sa tuwing may kailangan siya, naroon si Kevin upang sundan siya. Hindi rin naman siya hinahayaan ni Raven na lumabas ng kwarto, kaya naman minsan ay nakakaramdam na rin siya ng paggabagot doon. Hanggang kailan mo ba ako ikukulong sa lugar na to, Raven? Singhal niya nang muli siyang hinatira ng hapunan ni Raven. Seryoso lang ang titig nito sa dalaga, habang si Laura naman ay tila ba batang nagmumukmok sa gilid ng kaba. May isa't kalahating buwan na rin ako nakakulong dito sa kwartong to. Matagal na akong hindi sinisikatan ng araw. Niwala rin akong update sa mga kaibigan ko. Do you even know na may kailangan akong daluhan na wedding sa susunod na linggo? Patuloy niya sa paghihimutok habang pinagmamasdan ni Raven na inilapag sa harap niya ang tray ng pagkain. Habang buhay na ba ako nakapirmi sa bahay na to? Pwede ka namang lumabas. Pero nagdadalawang isip kasi ako sa'yo. Saad nito na ikinakunat naman ang noon ang dalaga. Baka nga tumakas ka lang sa oras na palabasin kita. Diyos ko, kahit sa garden lang, Raven. Huwag mo namang ipagdamot sa akin ang kalayaan ko. Aniya bago humalukip-kip. Gusto kong lumabas bukas at lalabas ako sa ayaw at sa gusto mo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Genio, istorya mo, ikwenta ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Genio, istorya mo, ikwenta ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Hindi ka pwedeng lumabas. Kasama ka, okay? Singhal niya na ikinatikom nito ng bibig. Lalabas lang ako dyan sa garden, pero kasama kita. Huwag ka mag-alala dahil hindi ako gagawa ng katarantuduhan. Dyan lang ako sa garden, magliliwaliw. If ever man na dumating sa point na tumakbo ko palayo, then barilin mo ko. Isang buntong hininga lang ang pinakawala ni Raven bago ito nagdesisyong umalis ng kwartong yon. Agad naman na napanguso si Laura nang dahil sa inakto nito sa harapan niya. Kung ganun ang naging reaksyon niya, then may posibilidad nga na hindi na siya nito payagan sa gusto niyang mangyari. Ano bang meron sa araw at bakit ayaw mo akong pasikatan? Sigaw niya bago siya nagdesisyong bumalik sa kama upang doon magpatuloy sa pagmumukmok. Si Dr. Ramos na rin po nagsabi na kailangan niyo pong umattend ng check-up for tomorrow. Saad ni Kevin sa kanya na makausap niya ito. Dahilan upang kunot noong umiling si Raven bago kinuha ang bote ng rum. Hinablot ito ni Kevin palayo sa kanya kaya naman walang ibang nagawa si Raven kung hindi ang samaan lang ito ng tingin. Sinabi na rin ni Dr. Ramos na kailangan mo nang huminto sa pag-inom ng alak. Nababawasan kasi nitong epekto ng gamot sa sistema mo. Ano bang alam mo? Butler lang kata. Wala ka nang pakialam sa kung anong gagawin ko sa buhay.
Singhal ni Raven bago tumayo at sinubukang agawin mula sa kamay ni Kevin ang alak na kinuha nito sa kamay niya kanina. Give me that shit, Kevin. Pasensya na, pero hindi ikaw ang boss ko. Saad nito, dahilan upang pabagsak na humiga si Raven sa sofa sa likuran niya. Ginagawa ko lang lahat ng to nang dahil sa pakiusap ni Mr. Vegas. Kapag sinabi niyang alagaan kita, aalagaan kita. At kapag sinabi niyang bawal ka sa mga bagay na makakapagpalala sa sakit mo, kailangan kitang pagbawalan kahit na gumamit pa ako ng dahas. Nakakatawa ka. Natatawang saad ni Raven bago niya hinilot ang sentido niya nang magsimula na namang kumirot ang ulo niya. Sobrang loyal mo talaga sa pamilya ko, no? Alam ko kasi kung ano mas makakabuti sa'yo, sir. Saad niya na hindi kinibo ni Raven. Bukas na bukas, kailangan niyo pong umaten sa check-up niyo with Mr. Ramos. Nasabi ko na rin po sa kanyang tungkol sa weekly check-up mo at pumayag siya. Maghintay na lang tayo ng monthly eval. May lakad kaming dalawa ni Laura bukas. Putol ni Raven sa sinabi niya na kaagad niyang ikinakunot ng noo sa kuryoso. Please cancel the check-up. Gano po ba ka-importante yung lakad niyo para baliwalain ng weekly check-up mo? Tanong nito na animong napipiko na sa katigasan ng ulo ng binata. Bahagya namang natawa si Raven ang dahil sa sinabi nito. Cancel your errands with her. A-attend ka sa check-up mo with Dr. Ramos. Please, Kevin, kahit ngayon lang. Pagbigyan mo naman ako. Pakiusap ni Raven sa kanya na ikinahinga niya na lang ng malalim. Gusto kong mamasyal kasama niya. Kahit dyan lang sa playground. Hindi ba pwedeng unahin mo muna ang check-up mo bago siya? Suwisyon ni Kevin na inilingan niya lang. Wala namang nagawa si Kevin kung hindi ang mabalisa ng dahil sa kakulitan ng boss niya. Alam mo naman ang mangyayari sa'yo sa oras na lumiban ka sa isang session, hindi ba? I promise you. Pagkatapos naming mamasyal bukas, didiretso na ako sa clinic ni Dr. Ramos. Pangako pa ni Raven. Nang gabi ring iyon ay hindi na nagawa pa makatulog ni Laura nang dahil sa labis na lungkot. Hindi na rin naman siya nagtaka pa nang na-late na siya ng gising kinabukasan. Agad na nangunot ang noon niya nang maramdaman niya ang paghawak ng kung sino sa pisngi niya. Malambot ang mga kamay nitong dumantay sa pisngi niya. Kaya naman hindi niya naiwasang mapangiti habang pinapakiramdaman ang mariinitong paghawak sa pisngi niya. Wake up, Laura. Tinig ng isang lalaki sa gilid niya. Nang dahil sa pamilyar nitong boses, unti-unti niyang iminulat ang mga mata niya at halos mapabalikwas pa siya sa pagkakahiga nang mag-cross ang mga mata nilang dalawa ni Raven, na ngayon ay nakaupo na sa gilid ng kinahihigaan niya. My God, Raven! Hindi ka ba marunong kumatok? Singhal niya rito na hindi naman ito sinagot. Anong ginagawa mo rito ng ganitong 10 oras ng gabi? It's already 9 in the morning. Sagot ito sa kanya na mas lalo niyang ikinagulat. Nagmamadali siyang umalis sa pagkakahiga upang buksan ang kortina. Agad naman niya itong ibinaba nang makita niya na nga ang hinahanap niya. Ano ngayon kung tanghali na? Tanong nito bago lumingan kay Raven na ngayon ay nakatayo na sa gilid ng kama niya. Don't tell me may pinaplano ka na naman. Do you still remember kung anong sinabi mo sa akin kagabi? Tanong ni Raven na ikanakunot ng noon niya. Gusto mong mamasyal kasama ako, hindi ba? Eh di mamamasyal tayo ngayon. Are you sure? Yes, I am. Sagot nito sa kanya. Dahilan upang natutuwa siyang lumapit ito upang salubungin ng isang mahigpit na yakap na ikinalaki naman ang mga mata ni Raven. Laura, thank you so much.
It meant a lot to me. Sagot ni Laura sa kanya bago ito nagmamadaling nagtungo sa banyo upang maligo. Ramdam ni Raven ang pamumula ng mukha niya nang dahil sa ginawa nito. Sa kabilang banda, wala namang nagawa si Laura kung hindi ang magkagat ng labi habang patuloy sa paglilinis ng katawan. Pinagmasdan niya ang pagdaustos ng malamig na tubig sa balat niya, habang ang utak niya naman ay abala sa pagbabalik-tanaw sa mga nangyari kanina. Hindi niya inaasahan na ganun ang magiging reaksyon niya sa simpleng pagpayag ni Raven sa pakiusap niya kagabi. Posible nga bang natauhan ito? Hindi naman natin kailangang lumayo, Raven. Magkasama nilang pinagmasta ng mga bibing lumalangoy sa kabilang bahagi ng ilog. Kulay puti ang mga ito at halata sa mukha ng mga ito na nag-i-enjoy sila sa magandang biyaya ng kalikasan. Ikaw na rin ang nagsabi ang gusto mong mamasyal, hindi ba? Tanong ni Raven sa kanya bago lumingon kay Laura na ngayon ay hindi na rin magawang tumitig sa kanya pabalik. Bakit? Nagdadalawang isip ka na ba? Hindi naman. Actually, thankful nga ako nang dahil sa ginawa mo. Sagot ni Laura sa kanya bago itong muling tumingin sa mga bibing lumalangoy sa malayo. Nagulat lang ako dahil ang bilis mong pumayag sa pakiusap ko sa'yo. Ayokong isipin mo na binibilanggo kita, Laura. Sagot ni Raven sa kanya dahilan upang nangingiti siyang nagbaba ng tingin. Ayokong isipin mo na tinatanggalan kita ng karapatan sa kalayaan mo. Gusto kong isipin mo rin na isa kang normal na tao. Ang kaibahan nga lang nito, nasa bahay kita at pagmamay-ari kita. Hindi mo ako pagmamay-ari. Walang di isang nagmamay-ari sa akin, David. Saad ni Laura na tinawanan na lang nito. Bahagya pa muna silang natahimik nang bigla na namang nagbukas ng mapag-uusapan si Laura. Eh, hindi ko talaga in-expect na mabuti pala talaga ang puso mo. Saad ni Laura dahilan upang kunot noong lumingon si Raven sa kanya. Ang buong akala ko, kapag nakasanib ka sa isang sindikato. Hindi ako sindikato, Laura. Singhal ni Raven na animong naasar sa ginamit ng salita ni Laura. Wala namang nagawa si Laura kung hindi ang humagikik ng dahil sa inusal nito. Kabilang ang pamilya ko sa isang illegal na organisasyon. Isa akong mafia. Pero hindi ibig sabihin noon masama na akong tao. Wala naman akong sinabing masama kang tao. Pero yun ang nahihimigan ko sa tono ng pananalita mo. Sagot ni Raven sa kanya. Mafia ang tawag nila sa amin. Pero hindi kami isang sindikato. Oo, may iba sa amin ang parte ng sindikato pero iba ako at ang pamilya ko. Kami yung mga opisyal na walang ibang ginawa kung hindi ang tumulong sa mga charities. Sige nga, saan galing lahat ng perang tinutulong nyo sa mga charities? Galing sa nakaw, galing sa gobyerno. Sagot ni Raven na ikinangiwi niya na lang. Alam mo, Laura, walang taong mabuti sa mundo. Lahat ng tao sa mundo masama. Tingin mo ba lahat ng preacher sa mundo mabubuting tao? Lahat ng pari isinilang lang upang maglingkod sa Diyos? Aba, lahat sila ay may ginawang masama bago pa man sila naglakad sa tuwid na daan. Marahan siyang tumango rito dahil mukha namang may punto siya. Si Moses, dati siyang mamamatay tao. Si Mary Magdalene, she's a demoniac before. But when she met God, she became one of his followers. Si Rahab, dating prostitute. I'm not saying that they were bad people. What I mean is, hindi lahat ng tao nagsisimula sa pagiging mabuti. Katulad ng mga sinabi ko kanina, lahat ng tao may flaw sa buhay. Marami akong kilalang tao nagpapari ngayon. Alam mo ba kung sino sila noon bago pa man sila makapunta ron? Dati silang abuser. Paliwanag pa niya na marahan naman itong tinanguan.
Masama ang tingin ng ibang tao sa kanila dahil lang sa nakaraang meron sila. Eh gano'n naman talaga ang takbo ng buhay, hindi ba? Nagtagal pa sila ng ilang minuto bago sila nagdesisyong lumakad pabalik sa mansyon. Tila ba mas lalo lamang tumaas ang tingin ni Laura kay Riven nang dahil sa sobrang lawak ng pag-iisip nito sa mga nangyayari sa paligid niya. May punto naman siya sa sinabi nito. Posible ngang masama ang tingin ng ibang tao kapag sinabi nilang mafia. Pero tulad nga ng sinabi ni Riven kanina, hindi makikita sa kasuot ang suot ng isang tao ang kabutihang nasa puso ng mga ito. Which is tama. Sana nag-enjoy ka sa pamamasyal natin. Saad ni Raven ang maihatid niya ng dalaga sa kwarto nito. Matamis na ngumiti sa kanya si Laura bago marahang tumango. Napasaya mo ako, Raven. And thank you dahil kahit na papano, binuklat mo pa rin sa akin ang history ng pamilya natin kanina. Kung hindi dahil sa'yo, baka nga hanggang ngayon ay nangangapa pa rin ako sa dilim. Marahang tumango si Raven sa kanya bago ito nagpaalam na umalis at lumabas na ng kwarto niya. Kararating niyo lang daw, sabi ni Melba. Saad ni Kevin nang makita niyang pababa na ngayon ng hagdan si Raven galing sa kwarto ni Laura. Kanina pa tayo hinihintay ni Dr. Ramos. Tumango si Raven sa kanya bago nag-utos. Pakihanda na lahat, papunta na tayo. Nakangiting inalala ni Laura ang lahat na nangyari ng araw na iyon. Hindi niya maipagkakailang may kung anong gumuhit sa tiyan niya sa tuwing maaalala niya kung ano man ang mapag-usapan nilang dalawa ni Raven kanina. May punto siya dahil hindi naman talaga lahat ng tao sa mundo ay mabuting tao. Kung ganon, posible nga bang may kasama din si Daddy noong mga panahong nabubuhay pa siya? Alam kaya ni Mommy na mafia ang pinakasalan niya nun? Bulong niya sa sarili bago siya humilata sa kama at tumitig sa ceiling ng kwarto niya. Kung sakali mang hindi alam ni Mommy ang tungkol sa mga whereabouts ni Daddy, may posibilidad niya talaga. Nabuhay si Mommy sa kasinungalingan ni Daddy. Nagsinungaling na nga lang ba siya dahil sa ayaw niyang mawala si Mommy sa kanya? O baka naman natitiyak niya may mga mangyayaring masama sa amin kung sakali mang umamin siya rito? Napuno ang isip niya sa sunod-sunod na katanungang pumasok sa utak niya ng gabi rin ngayon. Aminin niya man o sa hindi, wala siyang ideya sa occupation ng daddy niya before. Hindi rin niya naiwasang alalahanin yung mga panahong may umaaligid sa kanya sa campus nun. Ang sabi ng daddy niya ay mga kaibigan niya raw ito. Hindi niya naman ine-expect na mga tauhan na pala ito ng daddy niya. Iyon yung mga panahong na-aksidente rin ng daddy niya kasama ng mga lalaking yon. Simula nang mangyari ang trahedyang yon, dinala na siya ng tita niya sa ibang probinsya upang doon magpatuloy ng pag-aaral hanggang sa makapagtapos siya ng kolehiyo. Ngayon niya lang nagawang pagtagpi-tagpiin ang lahat. May banta sa buhay mo, kaya ka naririto. Saad ni Raven nang muli niya itong tinanong tungkol sa mga realizations niya kagabi pagkatapos nilang pag-usapan ang tungkol sa bagay na yan. I don't want to lose you. Kaya kitang protektahan kapag nandito ka sa poder ko. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Junior, istorya mo, ikwenta ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Junior, istorya mo, ikwenta ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Nang araw ring iyon ay nagdesisyon na si Laura na manatili na lang sa bahay. Minsan ay namamasyal silang dalawa ni Raven sa playground, pero mas madalas ang pananatili niya sa bahay. Sa loob ng halos 6 na buwan niyang pananatili sa mansyon ni Raven, hindi niya maitatangging unti-unti na siyang nagkakaroon ng damdamin para rito. Ayaw niya namang ipakita iyon kay Raven dahil natatakot siya sa maaari nitong isipin sa oras na umamin siya.
Kumain ka na. Saad ni Raven nang pumasok siya sa kwarto ni Laura. May dala itong tray ng pagkain tulad ng nakagawian. Ako ang nagluto ng pagkain mo ngayon. Gusto ko sanang ipatikim sa'yo kung anong hobby namin ng daddy mo noon. Inilapag niya sa bedside table ang pagkain ni Laura. Marahang umuso ang dalaga. Nang marinig niya kung anong sinabi nito. So, mas may oras pala sa'yo si daddy nun. Aniya na animong nagtatampo na ikinatawa na lang ni Raven. Never niya akong tinuruang magluto before. Sa tuwing umuwi siya galing work, wala siyang ibang ginagawa kung hindi ang magpa-food delivery na lang. Niwala nga siyang niluluto para sa akin. Pinagsiselosan mo ba ako? Natatawang tanong ni Raven dahilan upang umismid sa kanya si Laura. What if turo ko sa'yo lahat ng mga bagay na itinuro sa akin ng daddy mo nun? Katulad ng pagluluto. Sagot niya na marahan niyang ikinanguso bago ito tumango sa suhestyon niya. What do you think? Okay then. Sagot niya bago kinuha ang tray at tinikman ang niluto nito para sa kanya. Gumunguya siyang nag-angat ng tingin kay Raven na ngayon ay tila ba naghihintay sa magiging reaksyon niya sa luto nito. Kailan tayo magsisimula? Anytime, Laura. Namumungay ang mata niyang sambit bago nag-iwas ng tingin sa dalaga. Katulad ng ipinangako ni Raven sa dalaga, kinabukasan ay nagdesisyon na silang magluto ng adobo. Halos mangunot ang noon ni Laura nang makita niyang binudburan ni Raven ang asukal ang timpla ng adobong niluluto nito sa stove. Kanina lamang ay maaga silang nagising upang magprepara. Binigyan niya ng isang araw na day off lahat ng kasambahay sa mansyon na yon. Kaya naman solong-solo nila ang buong bahay ng araw ring iyon. Maging si Kevin ay humingi na rin ng day off kay Raven nang mapag-alaman nitong tungkol sa day off na ibinigay niya sa mga kasambahay at kusinera ng bahay na yon. Hindi nilalagyan ng asukal ang adobo, reklamo ni Laura. Ngunit wala na siyang nagawa nang tuluyan na itong hinalo ni Raven mula sa kaldero. Anong tingin mo sa niluluto mo, kape? Nakita mo ba ako naglalagay ng kape, Laura? Natatawang saad ni Raven na inismiran niya na lang. Hindi lang para sa kape ang gamit ng asukal. Pwede yan sa lahat ng lutuin. Aba, hindi mo ako masisisi. Lahat ng adobong natikman ko noon ay minsan hindi ko nalasahan ang asukal sa mga yon. Bakit? Nakita mo na ba silang niluto ang adobong yon bago isiniserve sa'yo? Hindi. Sagot niya na tinawanan na lang ni Raven. O ano, nandito na ba tayo para magtalo? Ang akala ko ba nandito tayo para mag-aral na magluto? Eh bakit kasi ang layo mo sa akin? Tanong ni Raven. Marahan niyang hinila si Laura palapit sa kanya at agad na pumuesto sa likod ng dalaga. Ramdam ni Laura ang pag-init ng mukha niya hindi dahil sa temperature ng niluluto nila kung hindi dahil sa ginagawang pagsandal ni Raven sa kanya. Anong gagawin ko ngayon? Haluin mo lang. Mahinang sagot ni Raven na animong pabulong. Agad na natigil si Laura nang maramdaman niya ang paglingkis ng mga kamay ni Raven sa bewang niya na bahagya niya pang ikinapikit at ikinahinga ng malalim. Sana ganito na lang tayo palagi, Laura. Hindi ko alam kung magagawa ko pang pigilan ng sarili ko. Lalo na kung ganito tayo kalapit sa isa't isa. Raven, please say yes. Nakikiusap niya sambit. Allow me to love you, Laura. Dagdag niya pa. Naramdaman ni Laura ang unti-unting pagkapang ng mga kamay nito patungo sa laylayan ng t-shirt na suot niya. Maging ang pagpasok ng mga ito sa bra na suot niya ay nararamdaman niya. Hindi niya na nagawa pang pigilan ang ungol na lumalabas sa bibig niya ng sandaling na natili ito roon, habang patuloy sa paglalaro ng mga kayamanang pinakakaingatan niya roon. Raven, aniya sa napupugtong hininga
lalo na nang maramdaman niya ang halik ni Raven sa labi niya. Mabilis na pinatay ni Raven ang stove na nasa gilid niya bago niya hinatak sa living room si Laura, nang hindi man lang pinuputol ang halik nila sa isa't isa. Mas lalo lamang ginanahan si Raven nang naramdaman niyang lumalaban ng halik si Laura sa ginagawa niya. "I fucking love you, Laura." Aniya nang mahiga niya ng dalaga sa sofa. Agad siyang pumatong sa pagitan nito bago siya nagpatuloy sa paghalik sa tiyan at mga hita nito. "Simula ngayon, mamarkahan na kita. Akin ka lang, Laura." "Raven." Ungol naman ni Laura sa pangalan nito bago niya pinagbasta ng binatang abala na ngayon sa pagitan ng mga hita niya. "Please, don't stop." Mahiya siyang nararamdaman dahil ito lang ang kauna-unahang beses na may gumawa sa kanya ng ganon. Sa dalawang taong relasyon na lang dalawa ni Christian, ni minsan ay hindi niya binigay ang sarili niya rito. Kaya ngayon ay hindi niya rin maiwasang makaramdam ng kasiwa habang pinagmamasdan si Raven sa ginagawa nitong pagkilos sa ibabaw niya. Hinalikan ni Raven ang mga luhang dumadaloy sa pisngi niya nang magsimula itong umulos. "I'm sorry, Laura. I'm fucking sorry." Patuloy niya sa paghingi ng tawad, ngunit hindi mo lang siya tumitigil sa ginagawa niya. Ganun nga siguro kapag mahal mong isang tao. Sa una, talagang makakaramdam ka ng pagkaasiwa dahil sa kauna-unahang pagkakataon, may isang lalaking nakakita sa hubad mong katawan, maliban sa sarili mo. Kapag mahal mo siguro ang tao, hindi ka na mahihiya pa. Lalo na kung masusundan ang unang subok ng pangalawang subok, hanggang sa ulit-ulitin nyo na ang ginagawa nyo ngayon. "Medyo natuyo ang sarsa pero okay na yan." Saad ni Raven nang ibinaba niya sa bedside table ang adobong niluto nila kanina. Napansin ni Raven ang pananahimik ni Laura habang nakasandal sa headboard ng kama kung saan siya nakaupo ngayon. "Laura, what are you thinking?" Masuyong tanong ni Raven bago umupo sa kama at marahang hinaplos ang mukha ni Laura. "Pinagsisisihan mo na ba yung nangyari sa atin kanina?" "Why would I?" Tanong ni Laura sa kanya bago matamis na gumiti sa binata. "May iniisip lang ako." "Pwede mo bang sabihin sa akin kung anong gumugulo sa isip mo ngayon?" "Eh, hindi naman to importante." Aniya na hindi naman ito kinipo. "Mga simpleng realizations lang sa sarili ko." "Katulad ng?" Pansamantala pa muna siyang bumuntong hininga bago siya nagbaba ng tingin sa mga kamay niyang abala na ngayon sa paglalaro sa isa't isa. Napansin ni Raven ang pagbaba ng tingin niya sa mga kamay nito, kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang haplusin din ang kamay ng dalaga. "Natatakot ako." Aniya na ikinakunot ng noon ni Raven ang dahil sa kuryoso. "Paano kung hindi masuklian ang pagmamahal ko sa'yo?" "What are you saying? I'm in love with you, fucking idiot." Singhal ni Laura, dahilan upang mabilis na gumuhit sa labi ni Raven ang tuwa. Lalo na nang makita niyang agad na namula ang kabuuan ng mukha ni Laura. "Mahal na yata kita." "Bakit mo naman iniisip yan? Hindi ba't nung una pa lang, alam mo namang may gusto ako sa'yo? Mahalin mo man ako pabalik o hindi, mamahalin pa rin kita. Mamahalin kita kahit na hindi mo suplian ang nararamdaman ko para sa'yo, Laura." Mabilis niyang hinila ang braso ni Laura, dahilan upang mapaharap sa kanya si Laura. Hindi na rin naman ito nagulat nang mabilis siyang sinalubong ng mahigpit na yakap ni Raven na mas lalo niyang ikinangiti. "Hindi mo lang alam kung gaano mo ako napasaya ngayon, Laura." Nangiti siya nang marinig niya ito. "Mahal na mahal kita, Raven. Mahal na mahal din kita, Laura." Hindi mapigilan ni Laura ang matawa sa sarili, lalo na sa tuwing maaalala niyang ibinigay niya ang sarili kay Raven nang dahil lang sa adobo. Siguro ganun talaga pag mahal mo ang isang tao, na hindi mo na namamalayan ang sarili mong unti-unti nang nasasanay sa koneksyong meron kayong dalawa.
Paulit-ulit na mura ni Raven habang patuloy sa pag-indayog sa pagitan ng hita ni Laura. Wala namang ibang nagawa si Laura kung hindi ang pumikit habang mariing kumakapit sa bedsheet. Isang malalakas na ungol pang pinakawalan ni Raven bago pa man ito tuluyang pinakawalan ang mahihina niyang daing at kasabay nito ay napipinto niyang pagsabok. "That was awesome." Hinihingal niyang saad nang bumagsak siya sa gilid ni Laura. Marahan niyang hinalikan ang sintido ni Laura nang nakangiti naman itong ikinapikit bago sila nagdesisyong matulog nang magkatabi ng gabing iyon. Kinabukasan ay tinanghali ng gising si Laura. Hanggang ngayon ay tila pa nararamdaman niya pa rin si Raven sa pagitan ng hita niya. Kaya naman hindi niya naiwasa ang pamulahan ng pisngi, lalo na nang muling sumagi sa isip niya ang nangyari sa kanilang dalawa. "Good morning." Nakangiting bati ni Raven nang muli siyang pumasok sa kwarto ni Laura. Simula nang may mangyari sa kanilang dalawa, hindi na rin naman naging mahigpit si Raven sa kanya. Minsan ay pinapayagan niya rin itong maglibot sa kabuuan ng mansyon. Ngunit hindi naman umaabot sa puntong maglilibot ito sa syudad nang siya lang mag-isa. Katulad nga ng sinabi ni Raven noong una pa lang, posibleng mabanta sa buhay niya. Lalo na ngayong pareho silang dihado sa isang bagay na hindi nila magawang mahinuha. "Nagluto ako ng adobo." Sad niya dahilan upang bahagya pang umangat ang kilay ni Laura. "Nakahanda na rin ang agahan sa baba. Sabay na tayong kumain bago ako makipagpulong sa mga kasosyo ko." "Sigurado ka na ba dyan sa trabahong pinapasok mo, Raven?" Tanong ni Laura bago niya binalot ang sarili sa roba at kunot noong lumingon kay Raven na ngayon ay tila ba kuryoso sa kung anong sinasabi niya. "Gusto kong mamuhay ng payapa kasama ka. Eh, walang ganitong klaseng responsibilidad. Ayoko ring madamay ka sa gulo kung sakali mang..." "Shhh!" Saad ni Raven bago lumapit sa dalaga at nakangiti niya itong niyakap. "Pangako ko sa'yo, Laura. Gagawin kong lahat na makakaya ko para lang makaalis sa organisasyong iyon." Sigurado na sila sa isa't isa. Naroon na rin ang ideya at mga planong nabubuo sa isip nila na gumawa at magsettle na rin sa tahimik na buhay at malayo sa gulo. Hindi rin maipagkakaila ni Raven na gusto niya rin ang mga bagay na yon, kaya naman ginagawa niya ang lahat ng makakaya niya upang maayos at ligtas na makaalis sa organisasyong kinabibilangan niya. "Parang kailan lang ay sumusuko ka na sa pag-inom niyan, Raven?" Puna ni Kevin nang binata na rin mismo ang kusang uminom ng gamot na inireseta sa kanya ni Dr. Ramos. "May nakapagpabago na ba sa desisyon mo na magtagal sa mundong to?" Agad na umukit ang ngiti sa labi ni Raven nang makita niyang tila ba may ideya na rin ang butler niyang si Kevin sa kung ano man ang namamagitan sa kanilang dalawa ni Laura. Isang buntong hiningang pinakawalan ni Kevin bago niya tinapik sa balikat ang binata. Natahimik naman itong tinawanan. "Masaya ako para sa'yo, Raven. Alam mo namang anak na rin ang turing ko sa'yo. Masaya ako dahil kahit na alam kong medyo mahirap para sa'yong lumaban, ginagawa mo pa rin ang lahat na makakaya mo para lang mabawasan ang sakit na nararamdaman mo." Saad nito na nakangiti niyang ikinayo ko. "Sana magtuloy-tuloy lang yan. Huwag kang mag-alala dahil ipagdadasal kita, Raven, na sana magawa mo pang mailaban lahat ng yan, lalo na ngayong nakuha mo na si Laura." "Ilaban ang alin?" Mabilis na tinanggal ni Kevin ang pagkakahawak sa balikat ni Raven. Nagugulat nilang nilingon si Laura na ngayon ay tila naguguluhan sa lahat ng salitang narinig niya mula kay Kevin. "Anong ilalaban mo, Raven?" Baling niyang tanong sa binata. "May itinatago ka ba sa akin, Raven?" "O wala akong tinatago sa'yo, Laura. Ano namang itatago ko sa'yo?" Natatawa niyang sambit bago niya hinawakan ang kamay ni Laura. Agad na nangunot ang noon ni Laura nang maramdaman niya ang bahagyang panginig ng kamay ni Raven na nakahawak sa kamay niya. May kung ano namang kumikirot sa ulo ni Raven nang sinubukan niyang humakbang palayo. "Raven!"
tawag ni Kevin nang biglaan na lamang na bumalagda sa sahig si Raven. Fuck! Tawagin mo si Melba! Sabihin mo tumawag siya ng ambulansya patungo sa clinic ni Dr. Ramos. Ano nangyayari kay Raven? Tumawag ka ng ambulansya! Sigaw ni Kevin sa kanya, dahilan upang nanginginig niyang tinakbo ang daan patungo sa maid's room. Nanginginig niyang nilakad ang daan patungo sa bintana ng kwarto niya. Nang makarating siya dito, ay mabilis siyang lumiko upang bumalik sa pwesto niya kanina. Ilang ulit pa niyang ginawa ang bagay na yon bago niya narinig ang pagbukas ng pinto ng kwarto niya. Kamusta? Nagugulat niya itong nilingon, ngunit agad na naglaho ang pag-aalala sa mukha niya nang makita niyang isang lalaking ngayon niya lang nakita. Kamusta, Laura? Muli nitong tanong nang may ngiti sa labi. Marahan niyang sinarado ang pintuan ng kwarto ni Laura bago naglakad patungo sa dalaga na ikinaatras naman ito. Ang bilis talaga ng panahon. Parang kailan lang ay ang bata mo pa. Ngayon naman ay mukhang may ibubuga ka na. Sino ka at anong ginagawa mo rito? Tanong niya kasabay ng paglingon sa paligid upang makahanap sana ng armas sa oras na sumugod palapit sa kanya ang hindi pamilyar na lalaki. Anong kailangan mo sa akin? Relax, nangangamusta lang ako. Don't tell me natatakot kita sa ginagawa ko. Natatawa niyang dagdag bago mapaglarong pinasadahan ng dila niya ang labi nito. Balita ko nagkita na naman na kayo ni Raven. Hindi talaga nagsasawa sa yung lalaking yun, ano? Anong ginagawa mo? Bakit babaliw na baliw sa yung lalaking yun? Lumapit siya patungo kay Laura, dahilan upang muli itong mapaatras sa kinatatayuan. Siguro may ginagawa kang kahalayan, ano? Tanong nito bago siya nilingon magmula ulo hanggang paa. Pinapatikim mo siguro yung katawan mo kaya baliw na baliw sa'yo. Hindi ba't ang unfair nun? Kay Raven mo lang ba talaga ipapatikim yan? Lumayo ka! Sigaw ni Laura nang magsimula itong lumapit patungo sa kanya. Sino ka ba at ano bang kailangan mo sa amin? Marahan siyang bumalong sa tinga ni Laura na bahagya pa nitong ikana-estatwa. Ako lang naman ang pinuno ng organisasyon na papatay sa inyong dalawa. Bulong nito sa kanya. Agad na nanlaki ang mga mata ni Laura nang isinaksak nito sa leeg niya ang syringe na hindi niya napansin kanina pa pala nito hawak. Sa ngayon, magpahinga ka na muna. Alam ko namang hahanapin ka ni Raven sa oras na makita niyang wala ka na sa lungga niya. Ramdam ni Laura ang unti-unti niyang pagbagsak sa sahig. Maging ang unti-unting pagbuhos ng luha sa gilid ng mata niya ay naramdaman niya bago pa man niya nakita ang pagluhod ng lalaking iyon sa harapan niya. Nakayuko siya nitong pinagmasdan. May ngiti ring nakaukit sa labi nito nang pinagmasdan niya si Laura na ngayon ay tila ba wala nang laban sa harapan niya. Ang sarap mo sanang paglaruan. Sayang nga lang. At mukha na namang naunahan ako ni Raven sa putahe. Dismayado niyang sambit bago niya hinawakan ang mukha ni Laura na ngayon ay hinanghina na rin sa drogang isinaksak nito sa leeg ng dalaga. Tsaka na lang siguro kita pagsasawaan kapag napatay ko na yung hayop na yan. Dagdag pa nito patungkol kay Raven. Kahit na gustong manlaban, wala rin namang ibang nagawa si Laura kung hindi ang umiyak sa tagpong yun. Nang umipekto ang gamot sa kanya, doon lang niya naramdaman ang antok na kanina pa namumutawi sa katawan niya. Hindi po namin alam, Sir Raven. Naiiyak na sambit ni Melba nang makita niyang nakagapos ng ilan sa kanila sa loob ng isang silid. Nang dahil sa gamot na sinaksak ni Dr. Ramos sa kanya, tila ba muli na namang nanumbalik sa kanyang lakas. Mabilis din naman siyang nakaramdam ng pinaghalong panghihina at panlulumo nang makita niyang mansyon niyang tila ba ni Reed. Nagkalat ang mga basag na salamin sa kung saan saan. Maging ang bintana ng mansyon niya ay puro basag na rin. May nakita rin silang apoy sa malapit na garden,
Ngunit mabuti na lang at agad itong napatay ni Kevin bago pa man sila makapasok sa loob at bago pa lang nila nakita ang mga tauhan nilang nakagapos sa iisang silid. Umakyat sila sa kwarto sa taas! Fuck! Mura ni Raven bago siya nagmamadaling tumakbo patungo sa taas upang i-check si Laura. Wala namang nagawa si Kevin kung hindi ang umiling habang patuloy sa pagtanggal ng mga lubid na nasa kamay ng mga tauhan nila. Marami sila, sir. Kung hindi ako nagkakamali, batalyon sila. Paulit-ulit nila kaming tinanong kung nasan si Sir Raven. Anong sinagot niyo? Wala kaming sinagot dahil hindi naman namin alam. Hindi sila naniwala sa amin kaya nilibot nila ang buong lugar. Ang buong akala nga namin ay hindi nila makikita si Ma'am Laura dahil nasa taas siya pero... Saad nito, dahilan upang kunot noo siyang tiningnan ni Kevin. Nagulat na lang kami na buhat-buhat na nila si Ma'am Laura. Wala itong malay nang ibinaba nila. Sir, maniwala ka. Marami sila. May mga baril silang hawak. Mga armalay kung hindi ako nagkakamali. Fuck! Sigaw ni Raven na umalingaw-ngaw sa taas dahilan upang mapatingala silang lahat. Nagmamadaling lumakad pababa ng hagdan si Raven. Sa kabilang bahagi ng kamay niya ay may hawak itong sulat. Sulat na nanggaling sa lalaking kumuha kay Laura. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Junior, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Junio, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Bihag nila si Laura. Panimula ni Raven nang makalapit siya kay Kevin. Kailangan ko makuha si Laura, Kevin. Binihag nila ang mahal ko. Kumalma ka muna, Raven. Paano ako kakalma kung hawak nilang girlfriend ko? Sigaw ni Raven sa kanya na ikinatikom ng bibig niya. Kevin, bihag niya ang girlfriend ko. Buhay niyang nakasalalay rito. Buhay ni Laura. Ano na lang mangyayari sa kanya sa oras na hindi natin siya mahanap? Hawak ng sindikato si Laura. Hindi tayo makakagawa ng hakbang kung hindi ka kakalma, Raven. Isipin mo rin ang kalusugan mo. Bilin ito sa kanya na unti-unti niyang ikinahinga ng malalim. Sa ngayon, kailangan nating magplano ng maigi. Kailangan nating bilisan, Kevin. Hawak nila si Laura. Alam ko, Raven. Kaya nga kumalma ka muna. Kailangan ko ngayon yung Raven na nakilala ko noon. Saad nito, namarahan niyang tinanguan kahit na hindi magkamayaw ang galit na nararamdaman niya ngayon. Para sa sindikatong kumuha kay Laura. Kailangan muna nating tumawag ng backup. Sa ngayon, ako munang mag-aasikaso sa lahat. Dito ka lang sa bahay at... Girlfriend kong naroon, Kevin! Don't expect ni na wala akong gagawin para sa kanya. Singhal ni Raven sabay duro sa pintuan na animong naroon ang dalaga at ang mga bumihag sa kanya. Tutulong ako sa abot na makakaya ko. At wala kang magagawa kung hindi ang sumunod sa lahat ng plano ko. Gising, Laura. Saad ng isang mahinang boses na nasa gilid niya. Bahag niya niyang iniangat ang kamay niya nang mapagtanto niyang nakaupo siya sa isang silya. Nakatali ang mga kamay at paa niya sa likuran ng sandaling inalog niya ang mga ito. Medyo madilim ang kwarto kung nasan sila. May kaisa-isang bumbilya ang nagbibigay ng liwanag sa kwartong yon. Kahit na aminin man niya o sa hindi, hindi sapat ang ilaw na hatid nito upang makita niya ang kabuuan ng kwarto. Good evening, Laura. Mapaglarong sambit ng lalaking nakita niya sa loob ng kwarto kanina. Ang buong akala ko, bukas ka pa ng umaga magigising. Mabuti na lang at hindi naman ganoon katapang ang sedatives na isinaksa ko sa leeg mo kanina. Ramdam ni Laura ang panghihina niya nang dahil sa nangyari. Ganitong-ganito ang nararamdaman niya noong una silang nakita ni Raven. Natatandaan niya rin na humingi rin ito ng tawad sa kanya noon
Nang mapagtanto niya may sakit sa puso at malaking epekto ng sedative na ginamit niya sa puso nito upang matrigger nito ang sakit. Tila ba mas matapang ang ginamit sa kanya ng hindi pamilyar na lalaki, kaya naman ganito na lang ang panghihinang nararamdaman niya ngayon. Isang tanong, isang sagot lang ang kailangan ko bago matapos ang lahat ng to. Saad ito? Dahilan upang namumungay ang mga mata nitong binalingan ang tingin. Anong relasyon mo kay Rodolfo? Hindi ko kilala kung sinong sinasabi mo. Pagsisinungaling ni Laura, Dahilan upang tumalim ang titig sa kanya ng lalaki. Sinungaling ka. Aminin mo man o sa hindi, alam kong kilala mo kung sinong tinutukoy ko. Rodolfo Vegas. Hindi ba't yun ang kompletong pangalan ng ama mo? Saad nito na hindi niya kinibo. Saan niya nilagay ang desk na kinuha niya mula sa amin? Alam ko may ideya ka sa kung anong tinutukoy ko. Bibigyan kita ng 5 minuto para umamin ka sa akin, Laura. Nasaan ang disk? Wala akong alam dahil hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Saad niya bago nangihinang yung muko. Mga disk na ibinibenta sa bangketa, yun lang ang alam ko. Huwag mo nga akong pinipilosa po. Singhal ng lalaki sa kanya bago nagkasan ng baril at tinutok sa ulo ni Laura na pasikreto niyang ikinapikit. Saan dinala ng ama mo ang disk na ninakaw niya mula sa amin? Nakakaintindi ka ba? Ang sabi ko, hindi ko alam. Singhal ni Laura sa kanya, Dahilan upang mas lalo lamang umayos sa pagkakatayo ang lalaking nasa harapan niya. Kung gusto mo, ibibigay ko sa kanya ang address ng himlayan niya. Pagkatapos nun, ikaw na lang magtanong sa kanya. Ang sabi ko, agad na natigil ang lalaki sa pagsasalita nang makarinig sila ng malakas na pagsabog mula sa labas. Doon lang napagtanto ng lalaking bumihag kay Laura na nag-uumpisa ng gumawa ng hakbang si Raven. Sa bagay, abandonado ang building na kinalalaga kanila ngayon, kaya naman natitiyak niya ang aabutin pa ng ilang minuto bago pa man siya matunto nito. Fuck! Singhal niya bago itinutok ang baril sa pintuan. May bala ng baril na nakatanim sa dibdib ni Raven nang taas noo siyang pumasok sa loob ng kwarto. Agad na naglaro ang ngisi sa labi niya nang muli niya namang makilala ang figura ng taong nagtatago sa dilim. Mula sa malayo, nakita niya si Laura na ngayon ay nanghihinang nakayuko habang nakatali sa upuan ng kinauupuan nito. Mabilis na nawala kay Laura ang mga mata niya nang marinig niya si Damon na tumawa. Glad you're back! Ang buong akala ko ay titiwalag ka na rin tulad ng ginawa ng mga magulang mo noon. Saad nito? Humigpit ang hawak ni Raven sa baril na hawak niya, lalo na nang magsimula nitong lumapit patungo sa direksyon niya. Kamusta na? Matagal din tayong hindi nagkita. Alam mo ba kung anong ginawa mo? Ikaw ang may kasalanan kung bakit nasira ang buhay ko, Raven. Kasalanan mo yan dahil ni minsan, hindi ka nagseryoso sa mga aral ni Rodolfo sa'yo. Singhal ni Raven sa kanya na mas lalo niyang ikinatawa. Anong ginawa mo kay Laura? Mapaglarong umiti si Damon kay Laura bago ito taas kamay na lumingon kay Raven na ngayon ay masama na rin nakatitig sa kanya. Pinatikim ko lang naman sa kanya ang sarap ng makamundong gawain. Hayop ka! Sigaw ni Raven sa kanya bago niya binigyan ng isang mag-asawang suntok ang tiyan ni Damon. Mabilis na humagis ang baril patungo sa paa ni Laura. At kahit na nanghihina, ginawa niya pa rin ang lahat ng makakaya niya upang sipain ito patungo sa direksyon ni Raven. Nagsisingalang siya ng sandaling si Damon na makakuha nito. Papatayin kita! Sigaw ni Damon bago niya magkasunod na binaril si Raven na ikinalaki ng mga mata ni Laura. Mabilis na bumukas ang pituan at iniluwa nito si Kevin na ngayon ay hindi na nagdalawang isip pa na barilin si Damon ng sandaling iyon. Mabilis na gumuhit ang luha at sakit sa mga mata ni Laura habang nakatitig siya kay Raven
na ngayon ay tila ba nawala ng malay dahil sa magkasunod na pagkabaril ni Damon sa kanya. Raven? Nangihina niyang bulong. Bago pa man dumating ang ambulansya upang maisugod sa ospital si Raven, doon na naramdaman ni Laura ang unti-unting pagdilim ng mga mata niyang dahil sa labis na pagod. Wala sa sariling pinagmasdan ni Laura ang tahimik na koridor ng sandaling iyon. Medyo malalim na ang gabi nang maalimpungatan siya sa nangyari. Nagising siya sa isang pribadong kwarto. May dextrose na din na nakakabit sa kanya na mabilis niyang tinanggal nang magdesisyon siyang lumakad patungo sa information desk upang magtanong kung saang kwarto nga ba inadmit si Raven ang sandaling iyon bago pa man siya nawala ng malay kanina. Laura! Tawag ni Kevin sa kanya na makita niya itong nakatulala habang nakatitig sa pinto ng operating room. Nasaan yung dextrose na nakakabit sa'yo? Hindi ka dapat nandirito, iha. Kailangan mong magpahinga. Si Raven po. Saglit pa muna itong bumuntong hininga bago sumagot sa katanungan niya. Kasalukuyan siya ngayon nasa operating room. Ang sabi ng doktor na nakausap ko, kailangan niyang sumailalim sa operasyon sa lalong madaling panahon. Kritikal ang kondisyon ni Raven ngayon. Pero natitiyak kong lalaban siya kahit anong mangyari. Paliwanag nito sa kanya na marahan niyang tinanguan ngunit hindi niya nakinibo. Ilang oras din silang nanatili sa lugar na yon hanggang sa tuluyan na ngang lumabas ang doktor na umopera sa kanya. Dr. Ramos! Bati ni Kevin bago tumayo sa kinauupuan niya. Kamusta na po si Raven? Lumingon si Dr. Ramos kay Laura bago ito lumingon kay Kevin na ngayon ay naghihintay sa kanya sa ibabalita niya tungkol sa binata. Kailangan niyang sumailalim sa matinding pagsusuri. Medyo nagkaroon ng diferensya ang baga niya nang dahil sa balang tumama sa kanya. Ngunit nasisigurado kong magiging mabuti rin siya hindi kalaunan. Hindi nga lang natin sigurado kung hanggang kailan siya gigising. Saad nito kay Kevin na marahan niyang tinanguan. Tungkol nga pala sa sakit na meron siya. Nagkaroon ng kaunting infection sa dugo niya. Sa oras na magtagumpay ang bad cells na umatake sa immune system niya, there's a high chance na bumigay ng katawan sa sakit niya. Sakit niya? Nagugulahang sabat ni Laura. Dahilan upang lumingon sa kanyang doktor. May sakit ang boyfriend ko? Marahang tumango sa kanyang doktor bago malungkot na ngumiti sa dalaga. Sa oras na magtagumpay ang bad cell sa pagkontrol sa immune system niya, may posibilidad na tuluyan na ngang sumuko ang katawan niya. Hindi na kaya ng katawan niya ang mga antibiotics at drugs na inire-reseta ko sa kanya. I don't think amniotic membrane could help him recover. Ano po kailangan natin gawin upang maligtas siya? Ano yung sinasabi niyong amniotic membrane? Magkasunod na tanong ni Laura na animong nawawalan na rin ng pag-asa. Makakatulong po ba yan para mailigtas siya? Hindi naman imposible pero hindi ko sigurado. Depende sa immune system niya kung kaya niya nga bang ilaban lahat ng to. O baka hindi na kayanin ng resistensya niya. Nasa fourth stage na rin kasi ang sakit na meron siya, kaya nasabi kong medyo hindi sigurado. Ano po kailangan gawin sa kanya, Doc, kung ganun? Dito na ipinaliwanag ni Dr. Ramos sa kanya ang tungkol sa treatment na kinakailangan ni Raven upang mabuhay lang ito. Ang sabi ng doktor ay kailangan daw ng amniotic fluid na manggagaling mula sa anak nilang dalawa. Rare daw ang sakit na meron si Raven. Kaya naman maging ang mga doktor na humahawak sa case niya ay napapakamot na lang ng ulo. Hindi rin nila magawang magdesisyon dahil maging sila ay hindi nasisiguro kung magiging maganda nga ba ang kalalabasan ng lahat. Paano kami magkakaanak kung kumato siya? Mangiyak-ngiyak na reklamo ni Laura bago pa siya pasandal na yumuko sa pwesto niya. Walang ibang nagawa si Kevin kung hindi ang patahanin siya sa pag-iyak. Habang patagal ng patagal ang mga araw, mas lalo lamang nawawala ng pag-asa si Laura na muling magising si Raven. Kung hindi pa siya pinilit ni Kevin na umuwi nang minsan siyang nagkasakit, hindi pa siya uuwi.
Wala sa intensyon niya ang iwanan si Raven's ospital. Pero nang dahil sa utos ni Kevin sa kanya at sa kagustuhan na rin naman ito na wala siyang nagawa kung hindi ang sumunod sa utos nito. Naglalakad siya patungo sa living room ng mansyon nang bigla na lamang siyang huminto sa paglalakad nang makaramdam siya ng hilo. Ma'am Laura, ano nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Magkasunod na tanong ni Melba sa kanya na marahan niya na lang na tinanguan. Sinamahan siya nitong umupo sa pinakamalapit na sofa bago ito nagtatatakbo patungo sa kitchen upang kumuha ng tubig para sa kanya. Mukha po kayo may sakit. Ayos lang po ba talaga kayo? Okay lang, baka pagod lang. Mahina niyang sagot bago sumandal sa sofa. Nahihilo lang ako. Pakiramdam ko umiikot ang buong paligid ko. Baka naman po buntis kayo, ma'am. Tanong nito sa kanya na marahang ikinalaki ng mga mata niya. Hindi po ba, ma'am, nabanggit niyo po sa akin nung isang araw na may isang buwan na rin kayong hindi dinadatnan? Baka po siguro buntis kayo. May pregnancy test kit pa kayo dyan? Nagmamadali niyang tanong dahilan upang bahagya pang aligaga si Melba nang bumalik ito sa maid's quarter. Si Sahara hong may-ari niyan, ma'am. Mabilis niyang iniwan si Melba sa lugar na yon at nagmamadaling nagtungo sa comfort room. Kung totoo nga na buntis siya ngayon, may posibilidad niya ba na baka maisalba niya pa rin ang buhay ni Raven kahit natitiyak niyang magiging huli na ang lahat para sa kanya. Agad na nangilid ang mga luha sa gilid ng mata niya nang makita niya ang dalawang pulang linya. Mabilis niya itong ipinalam kay Kevin na ikinatuwa rin ito. Bagamat natutuwa ang doktor, sinika pa rin itong mag-poker face sa harap niya. Uulitin ko po, Ma'am Laura. Susubukan pa lang po natin ang lahat ng to. Muli nitong sambit na marahan niyang tinanguan. Wala pa itong kasiguraduhan kung gagana nga ba o hindi. Ginagawa ko ito para hindi ka masaktan kung sakali mang hindi kayanin ang katawan niyang pakikipaglaban sa cancer cells. Marami pang binanggit sa kanyang doktor na hindi niya nagawang sagutin dahil naging abala na ang utak niya sa kung papaano nga ba niyang itataguyod ang anak nilang dalawa ni Raven, lalo na ngayong wala si Raven sa tabi niya. May 8 buwan na ang nakalilipas simula nang mangyari ang lahat. Si Kevin ang umayos sa lahat ng kailangang ayusin ni Raven. Sa wakas, pagkatapos ng 1 buwang pagtatago sa mga otoridad, tuluyan na ring nadakip ng mga pulis si Damon kasama ng iba pang sindikato na may kinalaman sa pagkakabaril ni Raven. Naging matiwasay ang mga sumunod nilang araw simula nang mangyari ang bagay na yon. Wala na rin namang nanggugulo sa kanila. Kaya naman kahit na papaano ay tuluyan na nga ring niluwagan ni Kevin ang higpit ng seguridad kay Laura at sa pagbabantay sa mansyon nila. Marahang naglakad si Laura nang mapadpad siya sa pamilyar na silid kung saan siya dinala ni Kevin noon. Agad na nangunot ang noon niya nang makita niya ang diary na naroroon. Hindi na siya nagdalawang isip pa na buksan ito. At nang mabasa niya ang mga salitang nakasulat doon, doon lang ulit nagsimulang umagos ang luhang kanina pa niya pinipigilan. Bago pa man nila nakilala ang isa't isa, na-diagnose na ang sakit niya noong una pa lang. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi man lang ito nagawang aminin sa kanya ni Raven. Bas lalo lamang siyang naiyak nung mabasa niyang isa sa mga naging mentor ni Raven noon ang ama niya. Kaya naman hindi niya naiwasang makaramdam ng lungkot at panghihinayang. Kung nandito ka lang, Dad, alam ko magugustuhan mo siya. Saad niya sa sarili bago niya tuluyang sinarado ang diary ni Raven. May mga salitang nakasulat doon. Mga mensaheng galing mismo sa daddy niya na binili niya kay Raven bago pa man siya mamatay noon. Mas lalo lamang siyang nakaramdam ng lungkot at pagkadismaya nang mabasa niya kung paano siyang ibinili ng daddy niya sa binata. Sa kung paano nga bang nangako si Raven sa daddy niya na aalagaan niya si Laura, na hinding-hindi niya ito iiwanan at pababayaan. Ngayon natupad mo ng pangako mo kay daddy. Pwede bang bumangon ka na? Ang pangako mo naman sa akin ngayon ang tuparin mo, Raven.
Pakiusap ni Laura sa kanya nang marahan niya itong hinawakan sa kamay. Sasailalim ka sa operasyon ngayon. Ipangako mo sa akin na kahit na anong mangyari, hindi ka bibitaw sa mga pangako mo sa akin. Nangako ka kay Daddy na hindi mo ako iiwanan, kaya sana tuparin mo ang lahat ng yon. Parang awa mo na, Raven. Huwag mo kaming iiwanan ng anak mo, okay? Miss Laura, hinihintay na po kayo ni Doc Ramos para sa amniotic fluid. Saad ng isang nurse bago siya naluluhang tumango rito at nahihirapang tumayo mula sa kinauupuan niya at marahang naglakad palabas ng kwartong yon. Nanghihina si Raven ang sandaling iminulat niya ang kanyang mga mata. Hindi na siya nakaramdam ng pagtataka nang makita niyang nakahiga siya sa isang malambot na kama. Kulay puti ang pintura ng kwarto kung nasan siya ngayon. Kaya naman natitiyak niyang naka-confine siya sa isang ospital ngayon. Parang kahapon lang na nangyaring lahat para sa kanya. Hanggang ngayon ay umaalingaw-ngaw pa rin sa tenga niyang magkakasunod na baril na itinutok ni Damon sa kanya bago siya nawala ng malay kanina. Speaking of Damon, nasaan si Laura? Kahit na nanghihina, mabilis niyang inilibot ang mga mata niya sa kabuuan ng silid. May nakita siyang bata na mahimbing na natutulog sa tabi niya. May kung anong pumitik sa alaala niya nang makita niya ang mukha ng batang yon. Nakasuot ito ng onesies. May nakaimprintang salita sa suot nitong damit na hindi niya magawang mabasa dahil bahagya itong nakatalikod sa pwesto niya. Sinabi ko na rin kay tita, huwag ka mag-alala dahil okay lang ako. Rinig niyang tinig ni Laura bago niya nakita ang pagbukas ng pinto sa gawin ng banyo. Yeah, alam na rin naman nila, kaya huwag ka nang magamba dyan, Denise. I'm fine here. Kapag nagising siya, magpapakasal na rin kaming dalawa. Pinagmasta niya si Laura na maglakad patungo sa mga gamit na dala niya bago siya nagpahid ng pink na lipstick sa labi niya. Agad na umukit ang ngiti sa labi ni Raven nang makita niya ito, kahit na bahagya pang nakatakip sa ilong at bibig niya ang oxygen mask na hindi niya matukoy kung ilang araw na nga bang nakakabit iyon sa kanya. Yeah, I know. Pakisabi na lang sa kanya na best wishes. Sana magtagal sila ng girlfriend niya. Muli pa nitong sambit. Agad na nahulog sa sahigang cellphone na hawak niya nang mag-cross ang mata nilang dalawa ni Raven. Gumiti si Raven sa kanya, dahilan upang bahagya pang manggilid ang luha sa mata ni Laura habang nakatitig sa kanya. Hello, Laura, andyan ka pa ba? Gising ka na? Naiiyak niya sambit bago tumakbo at yumakap kay Raven, na kahit nanghihina pa ay nagawa pa rin gumiti sa kanya sa ilalim ng oxygen mask. Oh my God, Raven! Alam kong lalaban ka. Hintayin mo ako rito, okay? Tatawag lang ako ng doktor. Paalam pa nito bago niya pinanood ang dalagang tumakbo palabas ng kwarto niya. Tulad ng inaasahan, malaki ang ngiti ng doktor na tumingin sa case niya. Lahat halos ng mga ito ay hindi makapaniwala sa mga nangyari. May ilan pang cancer cells na natili sa katawan niya. Ngunit tinitiyak naman ng doktor na makukuha ang lahat ng ito kung sasailalim siya sa chemotherapy. Natutuwa ko makita ka, masigla, Raven! Bati ni Kevin sa kanya na nakangiti niya at tinanguan. Salamat sa'yo. Walang problema sa akin ang lahat, basta't ikaw! Sagot ni Kevin sa kanya bago lumingon sa kanilang dalawa ni Laura. Iwanan ko na muna kayo. May 10 buwan ka ring hinintay ni Laura, iho. Dagdag pa nito na ikinapula ng mukha ni Laura bago niya tinapik ang balikat ni Raven. Nakaupo si Raven sa kama niya nang pinagmasdan niya ang batang kalong ni Laura sa bisig niya. Ngumiti si Laura sa kanya bago niya ipinakita kay Raven ang bata. Anak natin, Raven. Aniya, bago inabot sa kanya ang 1 buwang gulang na bata. Nakangiti niyang pinagmasdan ang anak nilang dalawa. Mula sa tangos ng ilong nito, sa malalim nitong mga mata, sa mapupulan nitong mga labi, natitiyak niyang anak niya nga iyon. Hindi niya inaasahan na papatak ang luha niya sa gilid ng mga mata niya. Buong buhay niya
Ngayon lang yata niya naranasan ang ganitong klase ng pakiramdam. Yung tipong natutuwa ka pero walang mapagsidla ng mga luha sa mga mata mo. Buong buhay niya, tinuruan siya ng mga taong tumulong sa kanya na maging matapang, na huwag magpakita ng kahinaan sa mga kalaban dahil maaari nila itong gamitin sa'yo pag dumating ang panahon. Hindi niya maipagkakailang nagsisisi siya sa kadahilanang hindi niya man lang nagawang ipakita sa ibang tao ang tunay niyang emosyon. Dalawang tao lang nakakaintindi sa kanya. At isa na sa mga taong yon, si Laura, na ngayon ay abot langit ang ngiti habang nakatiting sa kanilang dalawa na anak niya. Anong pangalan niya, Laura? Mahina niyang tanong sa dalaga na mas lalo nitong ikinangiti. Isinunod ko siya sa pangalan ni Daddy. Sagot ni Laura sa kanya, dahilan upang nakangiti siyang nag-angat ng tingin dito. Rodolfo. Nang tuluyan na ngang nakarecover sa sakit si Raven at nang sandaling lumakas muli ang katawan niya, doon na sila nagdesisyong magpakasal ni Laura. Bumuhos ang pagbati sa kanila nang dumalo sila sa event na ginawa ni Chelsea pagkatapos ng kasal na lang dalawa sa simbahan. I wish you the best, Laura and Raven, and thank you for this opportunity. Salamat sa lahat-lahat at maraming salamat sa lahat ng lessons na ibinigay mo sa akin. Nakangiting sambit ni Christian bago niya hinawakan ang bewang ng nobya nito at magkasabay silang umiti sa dalawa. Maraming salamat sa pangalawang pagkakataon, Laura. Nagsisisi ka na ba dahil sa akin ka nagpakasal? Mahinang tanong ni Raven kay Laura dahilan upang sumama ang tingin sa kanya ng misis. I'm just kidding. Makakasing wala sa hulog. Mas lalo ako mawawala sa hulog kung ipagpapatuloy mo yan. Ito naman, nagbibiro lang ako. Napaka-sensitive mo naman, Laura. Natatawa niyang sambit, dahilan upang umisme dito. Don't tell me you're pregnant again. Kung ikaw bang asawa ko, sa tingin mo ba hindi na masusundan si Rodolfo? Tanong ni Laura sa kanya na ikinatawa niya. And yes, you guessed it right. I'm pregnant. Are you fucking sure, Laura? Mukha ba akong nagbibiro? Singhal ni Laura dahilan upang mabilis siyang niyakap ni Raven na ikinangwi niya. Stop hugging me! Sinisira mo lang ang gown at makeup ko, Raven. Fudge! Kung alam ko lang na magiging ganito kaka-irritable tuwing naglilihi ka, edi sana hindi na ako bumangon pa mula sa pagkakakomatose. Nagkagago ka ba? Singhal ni Laura bago niya sinuntok sa balikat si Raven na ikinatawa lang nito. Hindi kalaunan ay pinili na lang ng dalawa na sapilitang umalis sa organisasyon. Sa kabutihang palad ay maluwag naman sila nitong pinakawalan, kaya naman kahit na papaano ay nakahinga rin sila ng maluwag. Hindi kalaunan ay tuluyan na nga rin sinilang ni Laura ang pangalawa nilang anak. At sa pangalawang pagkakataon, naroon na si Raven upang umalalay sa kanya sa panganganak niya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Junior, istorya mo, ikwenta ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!